Maidagdag lang ko, Pastor, sa aming paksa, nabasa ko sa yung paksa ni Brad Jerry. Alright, isang pagbati po ang pinapaabot sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Luzon, Visayas at Mindanao, live po tayo sa Gospel and Music Ministry. At magkakaroon po ng dialogue ang Seventh-day Adventist at tayong local conference. At ito po ay biglaang debate na ang representative natin is Brother Jerry Laig. Ang mga kausap niya, si Brother Warren Bisrel, ng local conference. Sila po pareho ay mga Bisaya, pero ang kanila pong salita ay mga Tagalog. Ayan, mga Tagalog, ang kanilang mga salita. At yung paksa po nila ay patutunayan ni Brother Jerry Laig na ang general conference ay still the voice of God, sa kabila ng naging corrupt ito, ng mga nagdaan, na sila siya namang tututulan ni Brother Warren Bisrel. Ayan po, mga kapatid. So, share po tayo. Live tayo ngayon sa Gospel and Music Ministry Facebook at YouTube channel natin. Ayan. So, live tayo. Pakishare na po, mga kapatid. At akin pong babanggitin ang format at yung rules na kanila pong susundan sa nasabing dialogue. Pero bago yan ay pababatiin muna natin ang ating mga kaibigan, bati ka muna, Brother Jerry Laig. Okay, thank you very much. So, thank you very much, Pastor, sa gihatag nimo nga panahon para sa amin, sa lahat ng mga kapatid natin sa Luzon at sa Mindanao, maayong udto niya hapon diya. Kung usab sa Cebu, maayong hapon niyo tanan sa tanan sa Mindanao. At sa Luzon, magandang hapon sa lahat sa Luzon at sa lahat ng mga tao at sa mundo. Ito ay friendly sharing or debate between Dudong Warren Bisrel at saka yung kapatid niyong Jerry Laig. Makinig lang kayong mabuti, mayroon kayong mga knowledge o makuha nato. Thank you very much. So, may hapon ganatong tanan. Ayan, salamat Brother Jerry, and of course ang kanya mga kausap mula sa local conference, Brother Warren Bisrel. Magandang hapon, Brother Warren. Nakamute po kayo, nakamute. Brother Warren, nakamute. I-unmute nyo po muna bago kayo magsalita. I-unmute bro, unmute. Nakamute po kayo. Nako, pang humina yung internet niya. Yan ang problema, At humina ang internet. Padami na pati ang ating mga viewers. Brother Warren, yung internet mo humina. Ayun, nawala. Ayun, Brother Jerry, habang nandiyan ka, babatiin muna natin yung mga viewers natin nandito. Ayun, nandito na si Brother Warren. Sinsya na, mahina. Ito yung problema. Humina. Brother Warren, pasok. Bati ka.
Okay, maraming salamat Pastor at sa lahat ng bumuo ng Gospel Music Ministry. At magandang hapon sa lahat ng mga nagsubaybay, Luzon, Visayas at Mindanao at sa aking kaibigan din na si Brad Jerry Laig at sa lahat ng mga Adventista na manonood at makikinig ngayon. Ang aking lang masabi dito, ato lang ibang timbangon, ato lang pamalandungan asay tinuod, no, both side. Ato lang higala pamalandungon, dayon, ato lang ipatigbabaw ang atong pagka kanang natay pagtahod sa Ginoo, natay kahadlok sa Ginoo, nga ubanana ang ato usab nga gugmang inigsuon. So maraming salamat at yan lang Pastor, at huwag akong ibalik ni mo. Ayan, maraming salamat Brother Warren. At ang gusto niyang sabihin, sa mantalang magkakaroon ng friendly dialogue, ay dapat ang kahinahunan. Of course, ang paggalang at pagiging magkaibigan ay mananatili bilang isang Kristiyano. Ito po ang dalawa nating magdedebate ay mga bisda, mga Bisaya. Subalit, kanila pong gagawin ang kanilang makakaya na makapag-deliver sila ng kanilang presentation sa Tagalog. No? Dahil ang ating viewers ay international, at some of them ay hindi makaintindi ng Bisaya. So, pagsikapan po ninyong dalawa. So, basahin muna natin ang kanilang format at yung rules, no? Of course, ang kanila pong first stand, of course, patutunayan ng affirmative. Ang affirmative dito ay si Brother Jerry Laig. Of course, the negative ay si Brother Warren. Ang first stand ay o first presentation ay 15 minutes by the affirmative side and then followed by the cross-examination na 10 minutes by the negative side. At after ng cross-examination or yung mga tanong o mga clarificatory question ay first stand naman na 15 minutes ng negative side and then cross-examination na 10 minutes sa affirmative side. Sa ikalawang tindig ay ganun din, 15 minutes. Yun ay rebuttal and then cross-examination ulit na 10 minutes. And then after that ay second stand naman ng negative na 15 minutes and then cross-examination na 10 minutes. At after ng kanilang dalawang stand o dalawang pagtayo ay may conclusion naman at ang unang mag-conclude ay ang negative side, conclusion by the negative side, 7 minutes. At susundan ito na conclusion ng affirmative side. At yun po ang format ng kanilang debate. Of course, ang rules, alam naman ninyo ang rules, mga kapatid. Una, talagang of course, ang topic, kung ano yung nasa topic, yun ang kanilang pag-uusapan. At sila po ay pahintulutan lamang magsalita sa oras na ibibigay sa kanila. Pag merong magsalita sa kanila, kung objection man ito, ay i-address sa moderator. Of course, huwag sila magsalita ng magdada o magdakdak dyan na hindi pinahintulutan natin. Pwede natin silang i-mute, no? At walang ad hominem na o mga salita na mga asaran o personalan sa kausap. It is purely friendly dialogue. And then, pagkang tanong ay categorical, ay sasagutin ito ng categorical. Of course, may kaakibat na paliwanag, no? At least 1 minute siguro. Dahil 10 minutes naman yung kanilang cross-examination. And then, gagamit ng Biblia at SOP o yung Spirit of Prophecy sa kanila pong pagpapatunay. Kung ano ang sagot, yun po ang sagot at huwag nang pilitin kung ayaw namang sagutin dahil walang pilitan. At no side comment habang nagtatanong. And then, if there is an objection, the objection should be addressed, no, to the moderator. At pagka mayroong mga objection naman, of course, stop natin ang time para hindi naman masayang, hindi unfair sa mga magdedebate. At pag may mga technical problem, like for example, sa signal, ay hinto natin ang time at hintayin natin, gaya nung nangyari sa debate ni Kian yata yun, o ni Tunyakaw at saka ni Bisaya, yung Katoliko, no? Ni Carlo. Ayan, so hinintay natin siya ng isang oras halos. At pinabayagan ang paglilinaw bago magtanong, subalit kasama sa 10 minutes ang paglilinaw. So if there is a clarification with the presentation,
Of course, it is included in the 10 minutes cross-examination. Kasama po yun. At of course, igalang ang moderator bilang tagapamagitan. Dahil kung hindi nyo po igagalang, ay wala kayong galang. So, mga kapatid, binabati natin no, na lahat ng mga nanonood ngayon. We have 54 viewers dito. At bago tayo magpasimula, ay tayo po muna yung sumandali yung muko at tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito, kami po ay nagagalak na muling magkaroon ng friendly sharing ang dalawang magkaibigan na ito at may pakita ang mga katotohanan. I pray the Lord, maging mapayapa, dasmasan po ninyo ang bawat isa at ang internet na ginagamit ng bawat isa na walang anumang technical problem hanggang sa matapos ito. Dalangin namin, maging kapulutan ito ng aral ng aming mga viewers. At higit sa lahat, marami nawa ang patuloy na manindigan sa katotohanan. Ang Holy Spirit ang manguna sa amin, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, at sa atin pong pag-start, mga kapatid, 15 minutes kasi, dahil lang po ha, atin lang pong i-set ang ating time para kayo ay alright. Ayan, 15 minutes. Okay. Brother Jerry. Ayan, handa ka na ba? Ay, unmute mo muna. Tapos bigyan kita ng 15 minutes sa iyong first stand. Ready ka na, Brother Jerry? Ayan, okay na. Ready ka na? 15 minutes. Okay. Okay, thank you very much. Thank you very much sa ating kapatid niya si Warren Becerril. Isa yung kapatid natin ang local conference. Kaibigan kami at kasama kami noong 70 Adventist pa General Conference. Ngayon, mayroon kaming paksa yung patutunayan ko ngayong General Conference, Still the Voice of God. Kasi sinasabi ni Ellen G. White, General Conference becoming corrupted. Yun ang sinasabi ni Ellen G. White, becoming corrupted. Pero ang sabi niya dito, ang Panginoon, nakita sa ating Panginoon yung church militant. Ngayong mga member ng General Conference is a few men. Hindi lahat ng church, few men. Maliit lang mga member sa General Conference. Pag sinasabing militants, di modo, may mali sila. Pag may mali sila, ang Panginoon, mga kapatid, siya na ang mag-guide, no, para nga hindi na mali yung church or General Conference. According to Ellen G. White, according to the Seventh-day Adventist Encyclopedia, Volume 10, page 932, the following constitution, after being discussed item by item, was adopted its entirety for the purpose of securing unity and efficiency in labor and promoting the general interest of the cause of present truth and perfecting the organization of Seventh-day Adventists with delegates from the several state conferences hereby proceed to organize General Conference and adopt the following constitution for the government thereof. Number one, this conference shall be called the General Conference of Seventh-day Adventists. Seventh-day Adventist Encyclopedia, Volume 10, page 932. Still, kapatid, kahit sinasabi ni Ellen G. White becoming corrupted,
ang Panginoon ang nag-guide, nagbago. According to Ellen G. White, in 1909, anong sabi niya? 1909. Oh. God gave the authority of general conference. The authority, it means the voice of God. Okay? Sa conference bulletin, the general conference bulletin, May 27, 1913, before namatay si Ellen Gould White, kaya 1915 siya namatay, ito ay yung ang sinasabi niya, I am encouraged and blessed as I realize that God of Israel is still guiding His people and that He will continue to be with them even to the end. Even to the end. The General Conference Bulletin, May 27, 1913. Binanggit niya, mga kapatid, yung General Conference. Yung General Conference, babasa yun sa 1223 at saka sa Galacia, General Conference. Yun ang Panginoon ang nag-sabi dyan, kapatid, nga General Conference. Yan ang sinasabi, kapatid. Bakit still? Kasi nakita ng Panginoon pag may mga kurap, yung mga kurap, mga kapatid, still sa Panginoon nga ang Panginoon ang still sa totoo. Yung iba, yung mga kurap, hiwalay yun. Sabi ng Biblia sa John 6:66, maraming alagad ko ay hiniwalay sa akin. Kasi yung mga kurap, yung mga dunot or bulok sa Tagalog, ay ihiwalay ng Panginoon. Kahit, kapatid, nga alagad ka, kahit alagad ka ng Panginoon, pag bulok ka, corrupted, ihiwalay ng Panginoon yon. John 6:66. Maraming alagad ko ay hiniwalay ako ng mga alagad ko. Yon, sabi ng Biblia sa Acts 20:29, aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga panid ng lobo na hindi magapagpatawad sa kawan. Acts 20:30, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihin. Yun ang karakter o kinaiya sa mga tao, mga kapatid, babalik sa church at mayroon ng mga doctrine para yung mga karnero ay mahiwalay sa church, mga kapatid. Ano pa? God has invested His church with special authority and power which no one can be justified is disregarding and despising for its so doing he despised the voice of God. Testimony, Volume 3, 417, at 1875. Yung sinasabi ni Ellen G. White, 1895, yun ang sinasabi ni Ellen G. White, mga kapatid. Ito pa, Manuscript 129, 1905. Yun ang sinasabi ng banal na aklat. May suporta tayo dito sa sulat Ellen G. White, Manuscript 129. We cannot now step off the foundation that God has established
we cannot now enter into a new organization. Nganuan, for this would mean apostasy from the truth. Still lang yun ang conference, general conference, kaya hindi na tayo makapunta sa ibang mga dominasyon. Sabi ni Ellen G. White, hindi na tayo makapunta. Una, walang record sa Swat Ellen G. White na pupunta siya sa ibang Sabbath keepers, sa ibang religion o sa mga ano naghiwalay sa Seventh-day Adventist. Wala kang record diyan. Kasi yung kasama natin ng mga local conference, mayroong local conference sila sa Bayugan pero wala na si Ellen G. White. Hindi na member o membro sa local conference dito sa Pilipinas. Ano pa? I-encourage sa ating propeta Ellen G. White ngayong lalabas sa Seventh-day Adventist organization, pag punta ka ng ibang organization, ito ay apostasy from the truth. For this word mean apostasy from the truth. Alam nyo kapatid, yung general conference, mugna yon sa ano sa Seventh-day Adventist, yon sa encyclopedia, binasa natin kanina, no? Ito, Seventh-day Adventist Encyclopedia, Volume 10, page 932. Yung mga Seventh-day Adventist, yung mga member ay ano nang may panag-iusa sila, no? Nga maghimo sila og general conference. Ito ang sinasabi. Seventh-day Adventist with delegates from the several states conferences. Kay itong Seventh-day Adventist, maraming conferences. May mga sa kanhi mission at ngayon, conference. Oh, yung mga conference, mga local conference mission yun. Oh, ito pa. This conference shall be called the General Conference. Oh. Yung sinasabi ni Ellen G. White nga God gave the authority. God has ordained that representative of church give the God gave the authority of General Conference 1909, Testimony Volume 9, page 261. Still, 1893 to 95, yung sinasabi ni Ellen G. White niya, General Conference becoming corrupted. Future pa yon. Pero, alam mo kapatid, pag mayroong bulok... Four minutes. Pag mayroong mga bulok at iwalay yon, sabi ng Panginoon. Kahit alagad ka, maghiwalay sila sa akin. Kahit alagad sila, John 6, 66, mga kapatid. Yan ang ang paksa namin tungkol sa General Conference. O, pasensya na kayo sa Tagalog namin kahit hindi kayo masyado ang Tagalog namin. Pero maintindihan naman sa Tagaluson yun. Kasi pure kaming Bisaya, no? Na ano kami mga kapatid, na destino kami sa Luzon, sa Visayas, Mindanao. Hindi kami na destino sa sa Luzon kasi maraming mga debater sa Luzon ng mga kasama natin, no? Isa na si Pastor Jumel, pag-aralan natin. Marami. Wala kami diyan lang sa Mindanao, pero marunong naman tayo kahit kunti lang para maintindihan sa mga kapatid natin diyan sa Luzon. Magtagalog kami. Pag may halo naman ng Bisaya, pasensyahan na tayo.
kasi equal naman kami ni Warren Bisirel sa Tagalog namin. Mag-Tagalog kami pero yung tuno ay Bisaya naman mga kapatid. Ito lang nga ang masabi ko. General Conference still the voice of God. Pag magtanong siya nga mayroon bang mababasa, yun ang sagot ko, patutunayan. Hindi yung litra for litra, words for words, kasi debit ito. Pag mayroong mabasa nga yung paksa kung mabasa sa Biblia at saka sa Suot Ellen G. White, hindi na mag-debit kasi nandyan na. No? Thought lang mga kapatid, yung nandyan lang ang punto sa ano katotohanan. Okay, thank you very much. So, thank you sa ating moderator, anchorman, timekeeper. Emergency to mga kapatid nga debit kasi sabi ni Bisirel nga mayroon siyang ano activities kahapon, mayroon kaming activities at ngayon may activities siya sa kanyang missis. Akala ko hindi 'yon maano ma madayon ang debate pero thank you, Pastor. All right, salamat Brother Jerry Laig. Meron kang wala naman ang isang minuto na natira pero at least halos natapos mo. Ayun, so salamat Brother Jerry Laig sa iyong first stand, the 15 minutes. Proceed tayo sa atin pong cross-examination for 10 minutes by the negative side. Brother Warren, are you ready? Yes, moderator. Yeah, okay, go. 10 minutes. Okay, salamat sa indot kayong pahayag, Brad Jerry. Ang tema na to, matud-an mo nga ang General Conference is still the voice of God. Igamit nimo ang encyclopedia, nakikikutlo ng encyclopedia, pahina 932, kung wala ko masayo. Nabasa ba dito nga ang General Conference is still voice of God? Nabasa? Or wala nabasa dito? Tubag. Brother Warren, bago natin pasagutin, tinawas ko lang, no? Kung mari na kaya mo namang itagalog yung word, baka pwede mong ihalo na lang. Ah, sige, sige. Apo, para at least maintindihan ng konti. Kahit Taglish, Taglish yung Bisaya Tagalog, basta mayroong kasamang Tagalog para medyo masundan nila yung statement. Okay, go. Ituloy ko yung time. Okay. Aking baguhin, no? Ang tanong ko, ginamit mo ang encyclopedia, kahina o page 932, at may binanggit ka doon. Doon ba sa ginamit mo na encyclopedia, may nakalagay ba doon? May mabasa ba doon? Na ang General Conference Still Voice of God, may mabasa o walang mabasa? Sagot. Okay, sagot. Hindi yon mabasa dyan sa SDA Encyclopedia kasi entrada lang yon sa pamahayag ko, sa paksa ko, sa truth nga ginagamit ko. Hindi yon mga entrada lang yon nga yung General Conference adopted the General Conference and adopted the following constitution for the government thereof. This conference shall be called the General Conference of Seventh-day Adventists. Mugna lang yon sa Seventh-day Adventists kasi opisina lang yon ang General Conference. Nasagot ko yung categorical mo. Next question. Okay, next question. Sabi mo walang mabasa doon sa encyclopedia. Okay, follow up. Sa lahat ng naginamit mo na sulat ni Ellen G. White, marami kang ginamit na sulat ni Ellen G. White. Anong sulat ni Ellen G. White na ating mabasa na Angel Conference is still the voice of God? Anong sulat ni Ellen G. White na itong paksa mo ay mabasa? Sagot. Yun to, kapatid, sa ano sa volume to ito ha. Testimony volume 9 page 261. God has ordained that the representative of his church from all parts of earth will assemble in General Conference. God gives the General Conference authority. The authority is the voice of God. Ang tanong mo,
mayroon bang steel? Walang steel na nababasa, pero steel ang Jerkan Prince nandyan kasi 1909 yun. Ang Jerkan Prince nandyan kasi 1909 yun ang sinasabi dito sa paksa sa testimony. Objection, Moderator. Sagot yung tanong mo, kapatid. Okay, objection. Ano objection? Yes, Moderator. Ma-object una ako, Moderator, ha? Yes, what is your objection? Yes, kanang gusto ko lang, Moderator, malaman ano yung aklat ginamit niya dahil hindi ko dito marinig ng lubusan. Anong particular writings ilin G. White page na doon nagsabi na ang General Conference is still the voice of God? Ano yung aklat na yon? Please, answer the question. Brother Jerry, ang kanyang tanong, what is the particular book ni Ellen White, book, name ng book, page, na sinabi na ang General Conference ay still, no? The voice of God. Testimony Volume 9, page 261. Yung binabasa ko, Mr. Moderator. Yung nagtanong kasi umalis. Ayan, kakabalik lang. Yung binabasa ko, nga God gave the General Conference authority. The authority is the voice of God. Limodo, still. Wala namang mabasang still dito. Pero mapatutunayan yung still. Kasi 1909 yun, kapatid. Testimony Volume 9, page 261. Next tanong. Okay, next question. No power. Ang sagot. Nawala ang boses mo, Brother Warren. Nawala. Nakamute. Yeah. Moderator. Go. Akin muna ang i-connect, Moderator, ang aking kining V8 sounds kaya na ano na lowback. Sige, pause muna natin. Sige, meron kang natira na 7 minutes and 7 minutes and 9 seconds. Ayun, ako na lowback. Sa mga viewers natin, batiin muna natin para hindi sila maboring. Alright, nandiyan po si Champ Sanchez, Alba Joe, yan, at nandiyan din po si Yem Ortega, Elani Ramuran, magandang hapon, Bagyas Dalagos, si Flor Caragan, Wilma Kadaig, Jordan Navarro, magandang hapon sa inyo, Maria Banadera, Aileen Bosio, Ronel Alfonso. Sabi niya, ano po yung local conference? Ayun po yung mga hindi membro ng General Conference. Maria Minda Arienda. Ayan, no? Rosita Novero, MC Dibor. Hindi guwapo at di retisoy, pero charming lang. Aba, matindi yung pangalan na to, ha? Ayan, live din po tayo sa ating YouTube channel, Gospel and Music Ministry. Ay, binabati ko po kayong lahat dyan. Dito din sa ating Facebook page. At, kamusta, brother Warren? Okay na? Check. Wala pa. Yan, check mo. Okay na, Moderator? Yan, okay na. Bati. Okay. Dinig. Go. Okay. Brother Jirila, gamit mo ang Testimony Volume 9. Oh? Although hindi ko na rinig yung page. Pero ang tanong ko dito, may nabanggit ka ba dyan? May nabasa ka ba dyan? Ayon sa paksa mo na ang General Conference is still the voice of God, may nabasa ka ba doon? Or wala? Sagot, please. Mayroon kong nabasa, kapatid. Ang paksa natin is General Conference. Mayroon kong nabasa sa Testimony Volume 9, page 261. God gave the General Conference authority. The authority is the voice of God. They still... Ito naman ang pamahayag ni Ellen G. White tungkol diyan sa General Conference. Ang paksa natin ay General Conference. Next tanong. Objection, Moderator. Okay, what's your objection?
Ang paksa namin, ulitin ko lang, hindi lang ka General Conference. General Conference is still the voice of God. Yan ang kabuuan ng paksa. Huwag mong putulin. Ginamit mo yung Testimony Volume 9 dahil sabi mo nga may mabasa. Ang tanong ko, sa ginamit mo ba na writing si Lindsey White, may nabasa ka ba doon? May nakalagay ba doon? Ayon sa paksa mo na ang JC is still the voice of God, may mabasa ba doon? Or hindi? Please answer the question. Counter objection, Mr. Moderator. Sige po. Ano bang ipabasa niya? Ang still o ang general conference? Ayan, meron siyang counter objection, may clarification. Anong gusto mong ipabasa? Yung bang still o yung general conference? Oh, still. Walang okay, still yan. Kasi... Objection moderator, ha? Yung... Sige, clarify po. Counter moderator, counter objection. Yung aking counter objection dito, makinig siya sa aking tanong, ha? Dahil ang kanyang board din ngayon magsagot sa aking tanong, hindi niya ako tanungin. Yung tanong ko... i-address mo sa akin, bro. Sige, pakiulit. Yes, moderator. Yung tanong ko, ayon sa paksa niya, ang sagot niya, Testimony Volume 9, na doon daw umano mabasa na ang General Conference still the voice of God. Kaya ang tanong ko dito, may nabasa ka ba doon? May nakalagay ba doon ayon sa paksa mo na ang GC is still the voice of God? Dahil ginamit mo yan eh. Please. So ang tanong niya, Brother Jerry, may nabasa ka ba daw doon sa Testimony Volume 9? May babasa ba daw o wala? Go. Meron gani. Meron daw. General Conference, God gave the General Conference authority. The authority is the voice of God. The still? Ano pa? Next question. Okay. So, ang follow-up ko, moderator, ito. Mm-hmm. Dahil wala kang nabasa doon na still, the voice of God. Binasa mo lang yung GC. At iba pa. So yung paksa mo, General Conference is still God. Sa ngayon ka ba na ginamit mo yon na hindi pala mabasa ang paksa mo, ang GC is still the voice of God. Sa ngayon ka ba na hindi pala mabasa doon sa ginamit mo na sulat ng question? Hindi ako sa ngayon, kapatid, kasi nabasa ko yung General Conference, God gave the GC is the voice of God. Yung still, kapatid, nabasa mo yung sa paksa o nandiyan, no? Still. Yun, patutunayan ko, yung still, 1909, nandiyan pa ang General Conference. The still, ano pa? Wala tayong magawa dyan. Objection, next question. Objection. Yes, ang aking objection dito dahil ang ating roles kapag objection, i-address mo rin. Yes, tsaka naka-stop ang time pag may objection. Yes, moderator, yung Testimony Volume 9, dahil lang bro ha, nasagot niya sa aking tanong. Brother, dahil lang. Yung time mo natira ay meron pang 4 minutes. Okay, 4 minutes and 39 seconds. Go, what is your objection? Okay. Yes, moderator, ang aking objection, moderator, sabi niya hindi sa sangayon. So, ang aking objection dito, maaari ba moderator na basahin mo as a moderator, yung kabuuhan na ginamit niya na Testimony Volume 9 upang ating malaman dahil sabi niya, hindi sasang-ayon. So, ibig sabihin, ang kaniyang mabasahin doon, itong paksa na General still the voice of God. So, maaari ba moderator na basahin as a moderator, basahin mo or either si Jerry Laig, na basahin ulit yung naturang writing si Lindsey White upang ating malaman kung mayroon ba talagang nakalagay doon ayon sa paksa na ang General Conference is still the voice of God, moderator? Counter objection, Mr. Moderator? Anong counter objection mo, Brother Jerry? Yung katungdanan niya, yung katungkulan, yung duty niya, magtanong lang, hindi mag-utos ng moderator. Alright. Ayusin natin. Utos na babasahin ko. Mr. Moderator, hindi na siya mag-utos na babasahin ko kasi yung duty niya or ano ba ng katungdanan niya, magtanong lang. Sige. Magtanong. The moderator. Kasi yun ang katungdanan niya. Sige po. Ganito yan, mga kapatid. Dahil yung tanong ay paulit-ulit naman,
at kung mayroon binasa, may binasa, Brother Jerry, ayon sa ating moderator, sa ating rules, kung ano yung sagot, sa yung sagot, huwag ipilit ang tanong. Kung hindi sangayon sa tanong, of course, that's why there is a debate, dahil hindi magkasundo. So kung hindi mo nagustuhan, dahil sa paulit-ulit, proceed na tayo sa next question, Brother Warren. Kasi naka-stop ito. You still have 4 minutes. Rather, 3 minutes and 39 seconds. Go. Okay. Ang follow-up na tanong ito, mayroon kang binanggit, hindi ko lang masyado narinig, yung sabi mo na till the end, hanggang sa katapusan, i-guide sa Panginoong Diyos. Ang tanong, Brad Jerry, ito bang sinabi mo na hanggang sa katapusan i-guide ng Panginoong Diyos? Yun bang general conference na sabi mo corrupted or yung iglesia ang gagabayan ng Diyos hanggang sa wakas? Ano bang gagabayan? Yung GC or yung iglesia? Sagot pala, please. Yung iglesia, kapatid. Yung iglesia hanggang sa dulo, hanggang walang wakas. Kasi yung General Conference ay member ng church according to SDA Encyclopedia Volume 10, page 932. Gawa lang yun ng Seventh-day Adventist yung General Conference. Pag mayroong church, mayroong General Conference. Kasi yung General Conference, gawa ng Seventh-day Adventist, opisina yon. Pag mayroong bulok diyan sa opisina, ay balibag na sa Ginoo ng mga tawhana diya. Oh, mga bulok yon. Yan still gihapon ang General Conference kasi nandiyan ang church. Next question. Tanong. Okay. So ngayon ka pala na ginamit mo yon at yung context pala doon na hanggang sa katapusan i-guide ng Panginoong Diyos. Sangayon ka pala na ang context doon nag-refer pala sa iglesia at hindi sa General Conference. Tama o mali? Mali. Kasi yung church ay ang General Conference ay a member ng church. Objection, narrator. Yung... Mali gani. Yung tama. Mo, mali ba o hindi mali? Mali. Brother Warren, patapusin mo muna sa sagot bago ka mag-follow up para masunod. Oo. Kasi pagka may clarification ka, tama o mali, may, sa ating rules, may paliwanag. So, tapusin. Huwag, dali lang, in-stop ko yung time. Huwag po kayo magsabay para hindi magulo. Pagka may clarification ka, halimbawa, tama o mali, pag may sagot na mali o tama, pasagutin mo siya. Ganun din tayo sa'yo mamaya, okay? Para maging maganda. Sige, tuloy, Brother Light. Okay. Bakit mali yun, kapatid? Kasi yung General Conference, member ng church. Pag ang church ay walang hanggan, ang General Conference nandyan kasi opisina yon sa church. Oh, nasagot na ang tanong. Next tanong. Next question. Nakamute ka, Brother Warren. Brother Warren, nakamute ka. Brother Warren. Ay, nakamute po kayo, nakamute. Paki-unmute po. Okay na siya daw, okay na siya. Hindi. Nakamute po. Di marinig yung boses mo. Sabi niya, okay na. Nakamute. Ayun, wala pa yung tanod niya. Sabi niya, mga kapatid, okay oh. Thumbs up siya. Ate lang ha, papasokin natin ito. Ayun, brother. Yes, moderator. May natira pa, moderator? Yes, may 1 minute ka tsaka 9 seconds. Go. Okay. Rajirila, isang ayon ka pala na yung ginamit mo na hanggang sa wakas, ang Panginoong Diyos ay mag-guide, nag-refer pala doon sa iglesia. Ang follow-up ko ito, alam mo ba na ang sa taong 1863, ha? Alam mo ba na sa taon na yan, wala pang General Conference, ang Seventh-day Adventist Church pa lang? Alam mo ba o hindi? Alam ko. Wala pang General Conference kasi yung church wala pa naghimo ng General Conference. Oh, wala pang General Conference. Pero 1909, mayroon ng General Conference. Ito yung sinasabi niya before siya namatay, kapatid. Sabi niya, ang General Conference, sinasabi niya ang General Conference.
niya, sabi niya, God has ordained that the representative of His church from all parts of the earth when assembled in a general conference shall have authority. God gives the authority. The authority is the voice of God. Ayun, tama. Time na, Brother Jerry. Time na, Brother Warren. So, yan po, mga kapatid, at talagang grabe yung eagerness ng ating mga viewers. At marami tayong viewers kayo. Shout out sa 86 viewers natin. At tayo po, darako na sa first presentation sa negative side, 15 minutes. Brother Warren Bisirel from local conference. Brother Bisirel, isi-enda ko lang. Maraming salamat. Dilang. 15 minutes. Okay, go, Brother Bisirel. Okay, abuin, salamat kayo tinahod na moderator at kang Bridger Laig. Marami pa sana akong tanong, pero naubusan na tayo mga kapatid ng oras. No? At ito nga, ang aking time ngayon as negative sign, no? Talagang hindi ako sang-ayon sa naturang paksa. At maraming mga dahilan, mga kapatid, bakit hindi ako sang-ayon. At ngayon na, aking isa-isahin. Marami siyang ginamit, although may gamit sa encyclopedia, eh, hindi ito sulat ni Ellen G. White, ha? Pero encyclopedia ito. Although, yan ang kanyang ginamit, pero at least, sang-ayon siya na hindi pala doon mabasa ang kanyang paksa na ang General Conference is still the voice of God. Marami pa siyang binanggit dito, kaya nga sinundan ko dito siya sa Testimony Volume 9 dahil ito yung kanyang sagot sa aking tanong na may nabasa ba siya sa writing si Ellen G. White na ang GC is still the voice of God? Ang sagot niya, mayroon umano itong Testimony Volume 9 at hindi ko lang pero nang kanyang binasa ito, ang naturang sulat ni Ellen G. White, wala nakalagay ayon sa paksa dahil mayroon kami yung paksa eh. Yun ang paksa, yun ang kaniyang papatunayan. Ha? At nung binasa niya, iwalang nakalagay doon. Sabi niya, hindi na kailangan yung still ilagay doon dahil 1909. Pero yan ang sagot mo eh. Sabi mo, may mabasa ayon sa paksa. Di ang tanong ko, may mabasa ka ba sa writing si Ellen G. White ayon sa paksa na ayon sa paksa mo na ang General Conference still the voice of God? May mabasa ka ba o walang mabasa? Yan ang sabi niya, may mabasa. At ginamit niya ito. Nang binasa, hindi nakalagay. Hindi ito Bible study, debate ito. Kaya, Burden's affirmative side, yan ang kanyang primary obligation. Na kanyang babasahin yung naturang paksa niya na ang General Conference is still the voice of God. Pero hindi niya nabasa yung naturang paksa, mga kapatid. At marami siyang ginamit sa kaniyang unang stand, napunta na siya sa iglesia, hindi yan hindi yan ang paksa na kaniyang papatunayan. Iglesia, hindi yan paksa. Napunta na siya doon sa local conference sa Pilipinas, hindi yan ang paksa eh. May paksa, mayroon kang topic at doon ka mag-focus sa topic. Eh bakit ako hindi nag-object? Maraming dahilan. Yung una, yung panahon at yung internet pa, mahina. Kaya, pero sa mga debate, mga kapatid, hindi yun pwede. Ha? Ngayon, as affirmative side, ni Barjiri Laig, dahil siya ang affirmative side, i-define sana niya kailan nagsimula. Kailan nagsimula ang Seventh-day Adventist Church? Alam ito ni Brother Jerry Laing at sa mga Adventista. Of course, ayon sa history, 1860 yung pangalan, ayon sa kanilang mga aklat dito. 1860 yung Seventh-day Adventist Church. Yung General Conference, 1863. Ibig sabihin ba nga sa 1860, hindi voice of God yung Seventh-day Adventist Church? Dahil ang kanyang patunayan ngayon, ang General Conference is still the voice of God.
Ipaano na yung 1860 hanggang 1862 na wala pang GC? O wala pang General Conference? Ibig sabihin ba na walang voice of God doon? Naku po. Sablay na naman ito. Ha? Ang kaniyang paksa, ang General Conference is still the voice of God. E kailan lumitaw yung GC? 1863, ayon sa history. Sa 1860 hanggang sa 1862. Dahil wala pang General Conference sa kurang panahon, ibig sabihin ba na hindi yung voice of God, yung Seventh-day Adventist Church from 1860 hanggang 1862? Dahil ang General Conference lumitaw lang sa 1863? Yan ang malaking bulyaso ito eh. Ngayon, sabi niya, dapat alam mo ito, Brother Laig, na ang 1863 nang nabuo yung General Conference, sabi ni Ellen G. White, dito sa kanyang mayroong isang magazine dito, Ministry Magazine, ito sa naturang organisasyon na sinamahan ni Brother Laig. After the organization of the General Conference in 1863, Ellen White spoke of the authority of the church as being the voice of God. In 1875, she published a letter written to a brother who prided himself in his independence. So, pagkatapos na lumitaw itong GC, at sa 1875, mayroong sinabi yung Ellen G. White na yung GC is voice of God. Baka sabihin niya o hindi ba? Galing mismo ni Baduarin, sinabi niya na ang GC is voice of God. Pero alam din natin na si Ellen G. White mismo ay nagsasabi na ang GC is hindi na voice of God. Kaya paano natin ngayon i-define itong voice of God? Paano mo ipaunawa sa mga tao hanggang kailan manatili na ang naturang samahan o naturang office, no? At ipagpalagay office, yung General Conference. Paano mo i-define hanggang kailan siya magiging voice of God? Kung ating basahin ang Biblia, manatiling voice of God ang isang samahan o grupo o mga tao mismo. Kung sila ay sumusunod sa katotohanan, manatili silang voice of God kapag sila ay hindi humihiwalay sa katotohanan. Kaya nga mayroong mga tao na sinabi ni Ellen White na hindi na voice of God ang General Conference. Ito mga kapatid, ating isa-isahin dito. Dito sa taong mayroong nangyari dito sa taong 1888, General Conference yun. Na dito na bago ang pananaw ni Ellen G. White sa General Conference. There was a decided change in Ellen G. White attitude toward the voice of the General Conference. Bakit ang nangyari dito? Ito mga kapatid, sabi ni Brother Laig, few min lang umano. Few min, sa ito pa, kunti lang ng mga tao. Tama, kung ating balikan yung history, General Conference where E.T. Jones and E.G. Wagoner presented their message on righteousness by faith. O.A. Olsen was elected president. The opposition to this message on the part of certain key individuals is well known. Olsen chose two men from among those who were not in sympathy with this message and made them his key advisors. So ito yung few men, sabi ni Ellen G. White, na ang General Conference hindi na voice of God. Dahil dito, yung history ni Olsen, meron siyang kinuha na dalawang tao dito na ginawa niyang advisors. Kapag hindi ka sang-ayon sa kanyang message, hindi ka niya isama doon sa kaniyang as a president
as a president ani nga time si Olsen, no? So hindi ganiya isama kaya dito nakita ni Ellen G. White ito itong kanyang kasama si E.R. Henry and Harmon Lindsay. At sabi dito, because of their various responsibilities in the General Conference and Review Office and because of their strong personalities, they were able to sway the various boards and committees to follow their line of thinking. Kaya dito, sa taong kinini ang 1888, mayroong mga history dito na ang yun nga, yung nangyari doon ni Olsen at kanyang kinuha na dalawang advisors niya, si Henry at si Harmon, ay nagiging abuse, no? Kingly power. Ha? Sabi dito, bro, 5 minutes, bro. Natira, 5 minutes. Yes, thank you, narrator. So sabi dito, Olsen treated Henry and Lindsay as representative men and sent them throughout the field to give councilmen to whom the people shall listen and shall speak as the voice of God in the conference. So ito palang panahon ni Olsen. Ginamit niya kanyang power, yung si Henry, yung kanyang advisor at si Lindsay, ginawa niyang representative. At ito ay kanya pinadala sa throughout the field to give counsel. At ang kanyang sabi, maniwala kayo dito ha. Shall listen and shall speak dahil ito yung voice of God. So yung voice of God pala, akala ko si Ellen G. White lang ang nagsasabi na ang GC is voice of God. Kahit pala si Olsen, nagsasabi din na itong dalawang tao na ito ha, itong si Henry at si Lindsay, voice of God ito. Kaya dito, ating makita dito yung kingly power. So dito, mayroong mga binanggit si Ellen G. White dito eh. Kaya nga dito sa kaniyang pahayag dito sa 1891, many of the position, Ellen White said in 1891, many of the position taken going forth as the voice of the General Conference have been the voice of one, two, or three men. So ito yung kingly power na ginamit ni Olsen during sayang time mo as a president sa General Conference. Ngayon, sa 1890, sabi ni Ellen White that the voice of the General Conference was no longer to be considered the voice of God. So ibig sabihin, wala tayong problema sa church, iglesia. Dahil i-guide yun sa Panginoong Diyos. Pero yung General Conference, kaya dahil nabuo ito 1860 yung SDA Church. 1863 yung General Conference. So hindi consistent si Ellen G. White dito sa General Conference dahil may mga taon na kanyang sinabi na hindi na ito voice of God ang General Conference. Di ba? 1890 yan. Sunod. Ito tayo sa 1893 General Session. General Conference Session. Dito din. Mayroon din mga history dito mga kapatid na wala nang tiwala si Ellen G. White sa General Conference, no? Sa 1901. Sabi dito sa 1901 General Conference Session 1901, Ellen White stressed the urgency of reorganization that this man should stand in a secret place to be as the voice of God to the people. So ano ba talaga ang totoo, yung GC ba ang voice of God? Or yung mga tao? Yung mga tao ba na voice of God? Hindi naman makapagsalita yung GC. Dahil ang GC is building yun eh. Building yun eh. May nakalagay doon isang building sa kanilang office ngayon sa Amerika. Pero yung GC is still the voice of God. Mabuti sana mga tao na nasa GC or mga leaders, mga tao. So may mga tao na sinabi ni Ellen G. White na that this means should stand in a sacred place to be as the voice of God to the people, di ba? 1 minute, bro. 1 minute. Okay. 1 minute. Okay, thank you, narrator. Dito din sa
Sa 1905, sabi ni Ellen G. White, we cannot now step off the foundation that God has established. We cannot now enter into any new organization. Dahil ito'y apostasy. E sino yung new organization? Ha? Nag-new organization. Kung ating gamitin nating ang ating logika, ang aking sabi ni Virgil Laig, itong humiwalay sa General Conference umano ay apostasy. E sino yung tinutukoy ni Lijuet dito? Di ba? Buhay pa siya dito? Pero meron siya binanggit dito na kapag humiwalay kayo at bumuo kayo sa isang bagong samahan, it will mean apostasy from the truth. 5, 4, 3, 2, 1. Like, sabi ko, Brother Warren, sa, siya sa 15 minutes. Alright, salamat Brother Warren for the 15 minutes first 10. Let us now proceed to the cross-examination 10 minutes by the affirmative side. Brother Jerry Laig. Brother Jerry, are you ready? Okay, ready. How about you, Brother Warren? Ready na? Okay. Okay, so 10 minutes cross-examination by the affirmative side. Brother Jerry, go. Unang tanong. Sabi mo, 1890, the voice of God, 1893. Ang tanong, yung General Conference, pwede ba yun ma-still kung nandyan o hindi ma-still kay wala na dyan? Kategorika. Yung moderator, kumari moderator, lakas-lakasan yung kanyang boses dahil mahina dito, hindi ko masyadong marinig. Okay. Ano mo dito? Dinig mo na ba pala yung time moderator? Ayun, yung tanong ni Brother Laig, kumari, kanyang uulitin, pero yung time naka-stop para hindi yung sayang ba? Para lang marinig ko lang. So, hindi mo pa narinig? Ulitin ba ni Brother Jerry? Okay, okay. Ang tanong ko, kapatid, yung paksa natin, General Conference still, ang tanong, yung still, nandyan ba ang General Conference nga binigayan ng Panginoon ng authority o wala na dyan? Pakisagot. Okay, time resume. Go. Okay, ang sagot, ito, yung paksa mo, still the voice of God. Yung paksa mo, as a negative side, hindi ako sangayon na still the voice of God. Okay? Nasagot yung tanong. Brother Warren, huwag kang magpaliwanag doon sa paksa. Sumagot kayo sa tanong. Kung mayroon kayong gustong i-clarify, i-address nyo sa moderator. Okay, okay, okay. Brother Warren. Mr. Moderator. Oo. Kasi ang nangyari, you are not answering the question, pero nagpaliwanag ka doon sa paksa. So kung mayroon kang i-address sa objection, i-address mo sa akin. Okay? Pero kung sasagot ka doon sa tanong, just answer the question or mayroon kang clarification, i-clarify mo muna. Okay? Sige. Mr. Moderator, objection? Ay, ano objection mo? Ipakisagot ang categorical, nandyan ba o wala. Ayun. Yung tanong ko, balik ko, yung Jerkan Prince still, yung still, 1909, nandyan pa ba ang Jerkan Prince, the voice of God? O wala na dyan? Ayun. Okay, so yung kategorical. Okay, yung tanong niya, nandyan pa ba o wala na? Brother Warren, sagot. Okay, ito ang sagot. Yung paksa mo nakalagay ang still, the voice of God. Pero sa lahat ng ginamit mo, na right niya si Ellen G. White, hindi nakalagay na ang General Conference is still the voice of God. As a negative side, hindi ako sang-ayon sa paksa mo dahil sa lahat ng mga ginamit mo ni Ellen G. White writings, hindi mo doon nabasa na ang GC is still the voice. Nandyan lang sa paksa mo. Next question. So now, tanong. Next question. Sabi ni Ellen G. White, God gave the General Conference
authority is the voice of God. Tama ba ito o hindi? Okay. Sagot. Moderator, aking address moderator ha, as objection. Ano objection mo? Opo. Okay. Moderator, maaari ba moderator habang nagtanong si Ellen Zubay si Bajiri Laig. Kana ikaw yung mag-review moderator dahil kana hindi ko masyado marinig yung kanyang boses. Maaari ba moderator na i-review mo yung tanong sa akin para sa akin ba? Ulitin ko. Sige. Okay. Ulitin natin para marinig niya. Yung tanong ni Brother Jerry Laig, yung sinabi ni Ellen White na ang General Conference is the voice of God, tama ba daw o mali? Ano, Moderator? Yung sinabi ni Ellen White na ang General Conference is the voice of God, tama ba daw o mali? Okay. Ito ang sagot. Tama yung sinabi ni Ellen White. Pero tama din na ang General Conference, sabi ni Angel White, hindi na voice of God. Kaya lang, ang kanyang paksa ngayon, ni Brother Laig, tunayan niya na ang General Conference is still the voice of God. Yun ang kanyang paksa. Yung sinabi ni Angel White, tama yun. At tama din ang sinabi ni Angel White na ang General Conference is hindi na, no longer voice of God. Nasagot ang tanong. Next question. Next question, Brother Jerry. Sabi niya, sabi mo kapatid, tama nga the General Conference is the voice of God, 1909. Ang tanong, yung tama, total ka pa o hindi na? Ayun. Ito ang sagot. Tama yung sinabi ni Ellen G. White na ang General Conference is the voice of God. Pero tama din ang sabi ni Ellen G. White na ang General Conference hindi na voice of objection, God. Objection, Mr. Moderator. Okay. Objection. Objection, Mr. Moderator. Objection. Oh. Ipakisagot sa ang categorical, tama ba o hindi tama? Yung tanong ang sagot ko, naman niya, ang sagot naman niya tama. Okay, sagot tama. Ko na yan, Moderator. Yung ang next question. Ang tanong question. Ko, yung tama, hindi ka na ba tutol o tutol ka pa rin? Sagot. Ito ang sagot. Yung sinabi ni Ellen G. White na ang General Conference is voice of God, tama yun. Hindi kayong tutulan. Pero tama din ang sinabi ni Ellen G. White na ang General Conference hindi na voice of God. Ikaw lang tumutol, Brother Jerry Laig eh. Nasagot ang tanong. Next question. Okay, sabi mo hindi ka tutol. Kaya lang, pause muna natin. No side comment ayon dito. Pagka nagsumagot at nagtanong, no side comment. Just answer the question. Both side. Na wag na mag side comments na bumalik. No, wag na bro. Ano lang, minimize natin yung mga ganun. Just answer and just ask question. Brother Jerry, tanong. Sabi niya, Mr. Moderator, ako lang ang tutol. Hindi siya tutol sa General Conference, the voice of God. Tama ba ito o hindi? Sagot, bro. Ano yung moderator? Pakiulit, Brother Jerry. Sabi niya, Mr. Moderator, hindi siya. Sabi niya, tama ang sinasabi ni Ellen G. White 1909 nga God gave the General Conference the voice of God. Tama yon. Ang tanong, yung tama, hindi ka na ba tutol o tutol ka pa rin? Ayun, sagot bro. Ito ang sinagot ko na yan na yung sabi ni Ellen G. White ng GC, voice of God. Tama yun, hindi kintutulan. Pero tama din ang sinabi ni Ellen G. White General Conference, hindi na voice of God. Ikaw lang yung hindi to, ikaw lang yun ang hindi sumang-ayon eh. Next question. Mr. Moderator, objection. Sabi niya, hindi na siya tutol. Oh, sabi niya, hindi siya tutol. Tama yun, hindi na siya tutol sa anong objection? Voice of God. Muna nga ang tanong ko, kaya hindi naman siya tutol. Ano pa mang debate natin ngayon? Hindi naman siya tutol. Okay, counter objection, Moderator. Counter objection. Sige. Sabi niya tama, Mr. Moderator. Ano bang debate natin ngayon? Counter objection, Moderator. Ganito yan, Brother Jerry, bago mag-counter. Sumagot naman siya na dalawa yung sagot niya. Tama daw na sinabi ni Mrs. White na ang General Conference ay voice of God.
Pero nagsabi din daw si Mrs. White na ang General Conference is no longer the voice of God. So yun may sagot niya. So, okay, next na lang. Next na lang. Sa next question. Objection, Narrator? Oh, objection, Brother Warren. Yes, ang aking objection, Narrator, yung obligasyon ni Brother Laig mag-object. Hindi siya pwede mag-side comments na ano pa ang ating isang ayaw na. So, yung aking objection ngayon, please, Moderator, yung kanyang tanong, nasagot ko, at ang sagot ko, tama yung sabi ni Lindsay White, na ang General Conference Voice of God, at hindi ako tutol doon, pero tama din ang sabi ni Lindsay White na ang General Conference is no longer Voice of God. Si Brother Jerry Laig lang ang ilis mga ayon eh. Next question. Bro, okay na. Na-gets ko na yan. Kaya mag-proceed tayo sa next question para hindi humaba yung ating objection. Kasi yung objection natin, pareho lang kayo paulit-ulit ng objection. Next question na, para... Tunod-tanong. Basta maklaro, no? Pakinggan ng maayos yung tanong at yung sagot, pakinggan ng maayos din para meron pong makabuluhan, maging makabuluhan sa ating mga viewers. Okay, next question. Go! Okay, sabi ni Ellen G. White, 1909, God gave the authority, General Conference, the voice of God, 1909. Ang tanong, is still pa yun ang General Conference o hindi na? Ang sagot ito, yung sinabi mo na 19, yung taon na yun, walang mabasa doon na still voice of God. Habang yung paksa mo, General Conference is still the voice of God. Kaya hindi ako sang-ayon sa taon na ginamit mo at nirefer mo ni Lindsay White dahil walang nakalagay doon na objection, still voice Mr. of God. Moderator. Ano objection? Yung sina ang tanong ko, still pa ba o hindi na? Pakisagot sa categorical. Oh, yung tanong niya, sagutin mo categorical. Hindi naman niya sinabi doon, Brother Warren, na nakasulat. Ang tanong niya, kasi 1909 ang ginamit niya, still ba yun o hindi? Pakisagot daw ba? Categorical, go. Moderator, ito nga eh. Hindi ako sangayon. Hindi yun still dahil ang kanyang paksa, Angel Conference is still the voice of God. Habang yung ginamit at binasa niya, walang nakalagay doon na Angel Conference is still the voice of God. Nasagot ang tanong, Moderator. Ayun, so ang sagot niya, walang mabasa. Next question. Sunod tanong, sabi mo, hindi ka maniwala nga still kasi hindi mababasa. Ang tanong, yung sinasabi ni Ellen G. White nga God give the General Conference the voice of God or the authority, hindi ba still yun? Nandiyan na, di ba? Ito ang sagot. Sa pag-unawa mo lang yan, habang tayo ngayon nagdebate, ang paksa mo, General Conference is still the voice of God, unawa mo lang yun at wala tayong mabasa doon. Nasabi ni Ellen G. White na Angel Conference is still the voice of God. Nagdebate tayo, may paksa tayo, Brother Laig. Huwag kang humiwalay sa paksa. Next question. Sabi mo kapatid nga nawala. Naka-mute ka, Pastor? Okay. Okay, next tanong. Next question. Sabi mo, sa akin lang yon. Yon ang sagot mo. Hindi ka maniwala kasi sa akin lang yon. Di ba sabi na ni Ellen G. White nga God gave the authority, the voice of God General Conference? Nga sabi mo, tama yon. Ang tanong, hindi ba yon still? Hindi nga yon still dahil walang nakalagay doon na still. Habang tayo nagdebate, may paksa ka na patunayan mo na ang General Conference is still the voice of God, yun ang patunayan mo. Yung taon na ginamit mo, na si Lindsay White, nagsabi na ang GC voice of God, tama yun. Pero tama din na sabi ni Lindsay White na ang General Conference is no longer voice of God. Next question. Sunod tanong. Sabi mo, hindi ka maniwala kasi hindi mababasa. Yung General Conference 1909, sabi mo hindi still. Ano ba yung General Conference na sinasabi ni Ellen G. White sa 1909?
nga The Voice of God. Hindi ba yung General Conference namin ngayon? Di ba? Ano yung tanong? Sagot, bro. Director, hindi ko hindi mo, Director? Ulit, pakiulit, Brother Jerry. Post natin kasi nasasayang yung tanong. Okay. Sabi niya, Mr. Moderator, nga hindi siya maniwala kasi walang mabasa nga still. Sa 1909, God gave the General Conference the Voice of God. Ano ba tong General Conference to sa 1909? Hindi ba to General Conference ang sinasabi na General Conference sa Seventh-day Adventist? Sagot. Sagot, bro. Okay, sagot. Ang sagot ko, General Conference yon. Pero wala nakalagay doon na still Voice of God. At alam mo ba, Brother Jerry Laig, nga sa 1909 din. So, ayon ni Ellen G. White, nga ang General Conference, dili ila sa tingog sa konferensya general, ingon nga tingog sa Dios. So, mayroon ding sinabi si Ellen G. White, turang taon na hindi na siya mo-recognize sa tingog o sa boses sa konferensya general, ingon nga tingog o Voice of God. Hindi na siya mo-recognize. 1909 din ito eh. Next question. Next question. Sabi mo, General Conference yun. Yung General Conference, sabi mo, hindi still. Bakit nandyan ang General Conference? Sagot. Ano? Sagot, bro. Mayroon pang 3 minutes. Yes, Moderator. Hindi ko narinig, Moderator. Pakiulit, Brother Jerry Lai. Sabi mo, nga ang General Conference, walang mabasa nga still. Wala, hindi ka maniwala dyan. Ang tanong, yung General Conference nga nagbigay ng Panginoon ng Voice of God, authority, the Voice of God. Pag hindi still, bakit nandyan ang General Conference? The Voice of God. Okay, ito ang sagot. Nandyan ang General Conference dahil nga kahit hindi na siya still Voice of God, dahil walang mabasa na still Voice of God, nandyan pa rin yung General Conference. Kaya nga, ang General Conference nandyan pa rin kahit hindi na still of Voice of God. Halimbawa, kahit nga ang Satanas, nandyan pa rin eh. Pero hindi na yan kinini ang anghel sa Panginoong Diyos. Next question. Next question. Sabi ni Ellen G. White, God gave the authority, the General Conference, the Voice of God. Bakit hindi ka maniwala nga ang General Conference 1909, the Voice of God? Bakit hindi ito ka maniwala? Kahit nababasa. Ito nga ang sagot eh. Naniwala ako nang sinabi ni Ellen G. White na ang General Conference is authority or Voice of God. Naniwala ako doon, pero naniwala din ako sa pahayag ni Ellen G. White na ang General Conference is no longer Voice of God. At sa 1909 din, ayon sa, meron ako 1 minute, no? Ayon sa Testimony Volume 9, page 260 to 261, nakaingon ako, o sa Bisaya pa, nakaingon ko nga dili na ako mo ila. Nakaingon ako nga dili na ako mo ila sa tingog sa konferensya general. So 1909 din, may nabanggitin dito na hindi na recognized ni Ellen G. White na ang General Conferensya is Voice of God. Next question. Last question. Sabi mo, nga 1890, hindi Voice of God, 1893, 1901. Pag 1909, hindi ka na tutol. Ang tanong, pag hindi ka natutol nga ang General Conference Voice of God, ang tanong, hindi ka na ba tutol sa paksa ko? Sagot, bro. Sagot. Okay, sagot. Ni Ellen G. White na ang GC is Voice of God, hindi ako tutol doon. Pero hindi din ako tutol sa sabi ni Ellen G. White na ang General Conference is no longer Voice of God. Pero yung paksa mo, Brother Jerry Laig, patunayan mo na ang General Conference is still the Voice of God, hindi basa sa mga writings si Ellen G. White. Nasagot time na po. Tanong, next question. Time na po. Time na. Time na.
Time na. Alright, napakasaya. mas marami yata ang objection kaysa question and answer. tayo pinadakot na sa second stand ng affirmative na 10 minutes. 10 minutes, di ba? Ang second stand. O, dahil ang conclusion nyo ay 7 minutes. 10 minutes, second stand. Affirmative, go. Sabi niya, kapatid, hindi siya tutol. Hindi siya tutol nga The General Conference Voice of God 1909. Hindi siya tutol. Tutol lang siya kasi hindi mabasa ang steel. Di ba? Yung iba, nalilito na mga kapatid. Nalilito na. Pag hindi siya tutol, nandyan ang General Conference. Pag nandyan ang General Conference, bakit hindi siya nagpamimbir ng General Conference? Anong sagot niya? Hindi ako tutol. 1909, yung General Conference, the voice of God. Na hindi ko ako tutol ng General Conference ay hindi the voice of God. Yung sinasabi ni Lin White, 1890 yun. Ha? Kasi nakita niya the few men, the voice of General Conference, ha? Is the few men. Maliit lang ng mga member. Oh. Ang debate namin, nandyan ang General Conference. Yun sa English still, nandyan pa. Kaya ang gusto niya, mga kapatid niya, babasahin ang still. Parang maniwala siya. Maniwala naman siya, di ba? Maniwala ako dyan. Maniwala din ako nga hindi the voice of God. Oh. Ano ba? Hindi ba tayo malito dyan? Dalawa pala. The voice of God. 1909, 1890, hindi the voice of God. Di, mamili ka dyan. Aka mo pili, anak. Pero para sa akin, 1909, yon nagbigay ang Panginoon of authority, the voice of God. Oh, yon kapatid. Bakit hiniwalay kayo? Mabalik na kayo, kapatid Warren. Kasi yung tinatawag of wrong interpretation lang. Oh, wrong interpretation lang. Kasi pag hindi still ang General Conference, kahit hindi mabasa yung still, ha? Kasi yung still sa Tagalog ay nandyan pa. Oh, nandyan pa. Kahit hindi mabasa ang words for words still, pero mayroong mababasa nga the General Conference, God gave the authority, the voice of God. Di ba wala namang debate, kapatid? Okay naman ako dyan. Maniwala naman ako. Ang tanong, pag maniwala ka, tutol ka pa o hindi na? Anong sabi niya? Tutol pa rin ako kasi walang steel. Yung paksa mo, mayroong steel. Yung binabasa mo, walang steel. Ang tanong ko, nandyan pa ba ang General Conference? Kasi hindi mababasa natin ang steel. Sa nandyan, wala ko nandyan, General Conference. Pag nandyan, di still. Di ba? Nalilito ako, kapatid. Kahit mga audience natin, nalilito kasi dalawa yung stand niya. Okay siya, ng General Conference, the voice of God. Then okay po siya, ng General Conference, hindi the voice of God. Oh. Satu dalawa. Yang paksa namin, the voice of God man, hindi man siya tutol. Hindi, walang debate. Okay naman sa akin 'yon. Kasi hindi naman siya tutol, kapatid. Ano bang wala mong problema diyan? 'Di ba? Kung sabi niya nga ang General Conference, hindi the voice of God, patutunayan mo 'yan. Magdebate tayo.
Kasi sa akin, napatutunayan ko man. 1909, Gerald Can Preach the Voice of God. Ya, sabi mo, hindi ako tutol dyan. Maniwala ako dyan. Maniwala ka ba o hindi? Maniwala ako dyan. At maniwala din ako nga hindi the voice of God. Oh. Oh, isipin nyo, kapatid. Kung kayo, kapatid. Kung kayo. Oh, ano naman, ha? Parang joke-joke na ito, kapatid. Kasi pag yung sinasabi ni Ellen G. White niya hindi nakakaalis alis dyan, ha? Ang tanong. 4 minutes. 4 minutes, bro. Okay. Kailan sinabi ni Ellen G. White nga General Conference is no longer the voice of God? Di ba? Nga sabi ni Ellen G. White, I am encouraged and blessed as I realize that the God of Israel is still guiding His people and that He will continue to be with them even to the end. Yung mga tao, mga kapatid, yung National Conference, mga tao yun. Kung hindi, kung no longer voice of God ang General Conference, eh bakit nanatili sa SDA? Bakit nandyan ang General Conference? Di ba yung still nandyan? Di ba yung ang General Conference still hanggang ngayon nandyan ang General Conference? Sinasabi ni Ellen G. White nga General Conference, mga kapatid, the voice of God. Nga sabi niya, hindi ako tutol dyan. Hindi ako tutol dyan, yeah, the voice of God, General Conference 1909, hindi ako tutol din yan, General Conference, hindi the voice of God. Kasi dalawa. Yung hindi the voice of God, hindi ka dyan. Dito ka sa the voice of God. Oh, dito ka sa the voice of God. Di ba? Bakit manatili sa SDA o si Ellen G. White sa SDA kung hindi the voice of God? Bakit namatay siya, mga kapatid, namatay siya 1915. Oo. 1913, may ano pa siya, may last niyang sinasabi. Nga sabi niya sa General Conference Bulletin, May 27, 1913, nga I realize that God of Israel is still guiding. Kung mayroon man nga mga militant nga mga kasamahan sa General Conference, mag-guide siya. Mag-guide siya, kapatid. Kasi yung militant, hindi yun, kasi mga tao lang, mga kapatid, di ba? Mayroong ano, mayroong kasalanan. Pero still, kasi ang General Conference is the voice of God. 1 minute. Oh. Bakit umalis ang local conference sa General Conference? Yung alam ko, pag may local, may general yon. Hanggang ngayon, local sila, walang general. Hindi mag ang tama yon mag-produce kayo ng General Conference. Parang sleep on yun ng local conference kasi may General Conference. Ngayon, yung sinasabi niya nga hindi ako tutol nga General Conference is the voice of God. Di, hindi naman tutol, wala nang debate. Hindi po siya tutol nga hindi the voice of God. Ay, hindi ko man yung paksa yun. Ang paksa ko, the voice of God. Mayroon kong nabasa, kapatid. Ang hinahanap lang niya yung still. Di ba yung still, kapatid, nandyan? Nandyan man ang General Conference. Bakit hahanapin mo pa ang still? Maghanapin ang still. Nga nandyan man ang General Conference. Hanggang ngayon, may General Conference.
Di ba? Hmm. Di, tapos na siguro ang debate pag stricto lang tayo kapatid, tapos na yun kasi hindi naman siya tutol. Oh. Di ba? 1883, when anyone is drawing apart from the organized body of God's commandments keeping people, when he begins to weigh the church in the human scales and begins to pronounce judgments against them, then you may know that God is not leading him. He is on wrong track. Selected, volume 3, selected messages, page 18. Mga kapatid, yung sinasabi ng Panginoon. Okay na po. Ah, time na po, time na. Okay, thank you very much. Opo. All right. Brother Warren. Yes, Merito. 10 minutes cross examination. Okay, thank you, Merito. Handa na ba kayo, Brother Jerry? Handa, handa. Okay, sige, go. 10 minutes. Okay, salamat. Ang unang tanong ko, Brad Jerry Laig, sangayon ka ba sa sabi ni Ellen White na ang Zell Conference is no longer voice of God? Sangayon ka ba o hindi? Hindi. Bakit? Hindi iyon paksa natin. Ang paksa natin is still. Pag mayroon kang topiko, next, yun, patunayan mo. Pero yung no longer, hindi yun, kasi sinasabi ng 1909 niya, General Conference, the voice of God. Okay, next tanong. Next, okay, next question. Sabi mo, hindi ka sangayon. Sangayon ka sa sulat ni Ellen G. White sa Ellen G. White State Silver Spring MD 1895 sa MS 33 1895. Of course, sabi niya, ang GC is hindi na voice of God. But when the member of the GC committee become entangled in business affairs or financial perplexities, sangayon ka ba nga kapag ang GC papasok sa business affairs, hindi na sa voice of God? Sangayon ka dito o hindi? Hindi ako sangayon, kapatid. Kasi yung binabasa mo objection ang member. Objection. Alright. What is your objection? Pause at the time. Yes. Ang tanong ko is categorical. Kaya sagutin niya ito is categorical. Hindi ako sangayon ganit. Oh, ang tanong mo naman, sangayon ka o hindi? Sabi niya, hindi siya sangayon. Hindi so, ako sangayon. Dahil lang, Brother Light. Dahil lang. Paliwanag lang natin. Sa objection niya, gusto niya ipasagot ng categorical. So, ang tanong naman niya kung sangayon o hindi. Tama yon. So, ang sagot naman niya, hindi siya sangayon. So, pakinggan natin kung bakit siya hindi sangayon, brother. Tuloy, Brother Light. Hindi ako sangayon kasi yung binabasa mo, yung mga member, militant yon. May mayroong kasalanan yon. Pero yung General Conference, sabi mo, opisina lang yon. O, di ba? Opisina lang yon. Yung mga member ay may makasala. Siguro hindi na voice of God. Pero yung General Conference, voice of God, according to Ellen G. White, 1909. Next tanong. Okay, next question. Sabi ni Ellen G. White dito, 1 year later in 1895, meron siyang sulat dito sa GC o General Conference tungkol sa business interest. Sabi niya, hindi na voice ang General Conference, hindi na voice of God kapag ito'y papasok sa business affairs and financial perplexities. Hindi na ito magiging voice of God kapag papasok ang GC sa negosyo. Sangayon ka ba dito or hindi ka sangayon dito? Sagot. 1895. Tama 'yon kapatid. Tama 'yon tanong mo. Pero sa 1909, sinasabi ni Ellen G. White, God gave the authority. Kasi nakita nga okay 'yon ang General Conference. Pag hindi okay, di, hindi na siya magbigay ng authority ingon nga voice of God. Oh, nasagot 'yung tanong mo. Next question, okay. Meron na lamang 6 minutes and dahil sabi mo, yes, dahil sabi mo tama si Ellen G. White na kapag ang General Conference papasok sa business affairs, hindi na magiging voice of God ang General Conference. Tanong, sangayon ka ba na sa taong 1904
ang Zell Conference, pumasok sa panibagong organisasyon at ginawang korporasyon. Sangayon ka ba o hindi? Hindi ako sangayon. Kasi yung sa 1909, God gave the authority, the General Conference, the voice of God. Di tama yon nga hindi nakalabag ang General Conference kasi nagbigay mang Panginoon ng authority. Pag nakasala yon ang member of General Conference, hindi na siya magbigay. Nagbigay man siya ng authority, nga authority is the voice of God. Next tanong. Yes, Moderator. Okay, next question. Sangayon ka ba sa sabi ni Ellen G. White dito sa 1896 nga kapag ang Zell Conference papasok sa business o negosyo, mawawala ang tinatawag dito na the sacred elevated character of the rock is in great degree lost. The temple of God become a place of merchandise and the ministers of God house as a common businessman. Ang ayon ka ba na kapag ang GC papasok sa business o sa negosyo, hindi na voice of God. Ang ayon ka o hindi? Sagot. Yung business, sangayon ko basta yung business nga hindi business nga para sa religious business. Pag religious business, according to Ellen G. White, hospital, hindi yun. Kasi yung sinasabi ni Ellen G. White, 1909, God gave the authority of General Conference, hindi nakalabag yung General Conference. Kaya pag nakalabag yung General Conference, hindi na siya magbigay kasi hindi siya nakalabag. Next tanong. 4 minutes. Go. Okay. So, sabi mo, hindi tama ang sabi ni Ellen G. White na kapag papasok ang GC sa business o sa negosyo, hindi na voice of God. Ang sagot mo kanina, tama. Okay, follow up na tanong. Sangayon ka ba na kapag ang Zell Conference magtuturo ng kamalian na wala sa Biblia, sangayon ka ba sabi ni Ellen G. White na hindi na siya voice of God? Mali na. Hindi na voice of God, kaya mali man yun, di ba? Pero sabi ni Ellen G. White, God gave the authority. General Conference, the voice of God. Walang mali yun kasi nagbigay pa ang Panginoon ng authority. Muna nga, walang problema yun. Pag mali na ang tinuro, wala na yun. Pero sabi ni Ellen G. White, God gave the authority of General Conference. Walang mali yun kasi nagbigay pa ng Panginoon ng authority ng General Conference. Next question. Next. Okay. Sangayon ka ba sa sulat ni Ellen G. White na magiging authority sa church or magiging voice of God ang Zell Conference? Sangayon ka ba na kapag ito ay unless they can be shown to conflict with the word of God and the rights of individual conscience, ang ayon ka ba na hindi na authority sa church or voice of God ang GC kapag mayroon silang mga katuruan na conflict sa salita ng Diyos? Ang ayon ka o hindi? Sagot. Basta konflikto yung kapatid, sangayon ako basta hindi yon na totoo yung mga tinuro nila. Pero sabi ni Ellen G. White, 1909, God gave the authority of General Conference, hindi mali yung tinuro nila kasi nagbigay naman ang Panginoon ng authority. Pag hindi na nagbigay ng Panginoon ng authority, hindi na yon, wala ng General Conference. Sa 1910, magbigay ka sa akin, 1910, pag hindi na nandyan na hindi na the voice of God, saludo ako sa iyo, kapatid. Next question. So, kaysa ngayon ka pala sa payag ni Ellen G. White na kapag ang GC papasok sa negosyo, hindi na voice of God, sabi ni G. White. At ang ayon ka din, na kapag ang GC, mayroong makaturuan, kapag magturo na conflict sa word of God, ang ayon ka din na hindi na siya salita ng Diyos. Ang tanong ito, manatili ka ba kapag malaman mo na ang General Conference na pumasok sa negosyo at mayroong mga
katuruan na complex sa salita ng Diyos, manatili ka ba o hindi ka na manatili pa? Sagot. Manatili kasi yon ang sinasabi 1909, litis yun kapatid. Nga God gave the authority of general conference. Wala yung problema yon kapatid kasi sinasabi ng 1909, litis yun ha, yung site mo yun, 1895 yan. Pero yung 1909, God gave the authority, dyan ako, manatili ako kapatid. Kaya, kasi si Ellen Jewett, manatili dyan ha. Ikaw lang ang wala dito. Balikan naman. Next tanong. 1 minute. Okay. Dahil sabi mo, hindi ka naman natili kapag ang general conference papasok sa negosyo at ang general conference magtuturo ng wala sa Biblia, sabi mo, hindi ka naman natili. Ang tanong ko ito, mayroon kang ginamit kanina 1913. Alam mo ba na ang context doon, hindi sa GC na hanggang sa wakas i-guide sa Diyos ang general conference? Alam mo ba na ang context doon nag-refer sa Israel o sa Iglesia? Alam mo ba yun o hindi? Alam ko yun, people ang sinasabi dito kapatid. Yung sinasabi dito ng ng God of Israel, yun God of Israel, God natin yun. Manatili yun ang katotohanan kapatid nga 1909 nagbigay ang Panginoon ng authority sa General Conference, the voice of God. Diyan ako manatili kasi litis yun. Yung 1895, hindi yung litis. Time na. Okay, thank you. Pasensya na. Kinapos na ang oras. Ayan, so natapos na po ang 10 minutes na cross-examination. Dadako naman tayo sa 10 minutes na second rebuttal ni Brother Warren Viserel. Brother Warren, go. Okay, maraming salamat, moderator. At una, mata natin si Brother Laig sa kaniyang anis na sagot. At moderator at sa lahat ng mga nagsubaybay, pasensya na po dahil sa church namin dito mayroon kasing nagpanday o nag-repair, so masyadong magulo yung ano yung iba yung sa ug sa Bisaya pa ni sa atop nagbuto-buto. Okay, so as a negative sign, talagang hindi ako sang-ayon at maraming ang dahilan eh. Sabi ni Brother Laig, bakit ka matatapos umano ang debate kapag ang negative side is sang-ayon sa affirmative side? Dalawa po yan eh. Halimbawa, sang-ayon ka ba na ang paksa ni Brother Laig ito? Yung paksa, sang-ayon, dahil yan nga ang paksa niya eh. Pero as a negative side, kinahanglan patunayan ni Brother Laig na yung kaniyang mga ebidensya ay nakalagay ba sa, yung kaniyang paksa in inakalagay ba sa sulat Ellen G. White? Kapag hindi nakalagay sa sulat Ellen G. White, as a negative side, hindi ako sang-ayon. Halimbawa, yung bang kinini ang Biblia na hawak ko, sang-ayon ka ba na ang kulay nito is black? Sang-ayon ako. Pero hindi ibig sabihin na talo na. Dahil yun ang kaniyang palitawin eh. Na kapag sang-ayon da umano ang negative side, tapos na ang debate agad. Parang hindi yata nawaan ni Jerry Laig yung kinini ang tano, yung kaniyang pahayag. Halimbawa, tanongin ko siya, sang-ayon ka ba na ang General Conference is no longer voice of God? Baka sabihin niya hindi siya sang-ayon. Ibig sabihin, supak siya ni Ellen G. White mismo. Ah, di ba? So hindi ibig sabihin na matatapos na ang debate kaagad kahit sumang-ayon dahil yun ang kaniyang kinini ang pahayag mga kapatid sa kaniyang chicken stand eh. Ngayon bakit ako sumang-ayon sa na ang General Conference voice of God? Dahil nga sa taon na yan ang GC ano pa? Kaya paano ka magiging Adventista kung ikaw ay kinini ang tutol ni Ellen G. White kahit alam mo na nabasa yan. Ang ating hinahanap dito, katotohanan eh. Nagdebate, hindi lang, ito kasi, hindi ito pataasay ng, o hindi ito
kung sino yung mataas ang ating kalaman dito, naghanap din ng katotohanan. Pero ang sabi ko din, sangayon din ako na ang Jail Conference hindi na voice of God. Sabi ni Brother Laig, si Brother Warren, sumang-ayo na na ang Jail Conference voice of God. Pero hindi niya tinuloy ang aking sagot. Mayroon akong karugtong. Sangayon din ako na nasabi ni Ellen G. White na ang General Conference is hindi na voice of God. Yan. Kaya, si Brother Laig, nagpasalamat ako dahil honest niya sumagot na ang sagot niya, hindi na simulay sa General Conference kapag ito ay papasok sa negosyo. Bakit? Bakit sangayon si Brother Laig? Dahil alam niya na ito ay mababasa talaga sa sulat ni Ellen G. White. Ha? Ito sa Manuscript Release Volume 14, pahina 278, paragraph 3. The voice of the General Conference has been represented as an authority to be headed as the voice of the Holy Spirit or voice of God. But when the members of the General Conference Committee become entangled in business affairs and financial perplexities, the sacred elevated character of their work is in a great degree lost. At ano mangyari sa mga ministro kapag papasok sa negosyo? Ano mangyari sa simbahan kapag ang GC papasok sa negosyo? The temple of God becomes a place of merchandise and the ministers of God, yung mga ministro, as a common businessman. As a negative side, tutulan ko na ang pagsipidililaig, hindi na talaga voice of God ang Jail Conference. Unang dahilan, ito yung warning ni Ellen G. White. Warning ito ha. Kapag papasok ang GC sa korporasyon o sa negosyo, ano mangyari sa temple of God? Magiging merchandise, place of merchandise. At ano mangyari sa mga ministro? Magiging common businessmen. Natupad ba ito? Nangyari ba ito? Mag-aral ang mga nakikinig ngayon. 4 minutes, bro. 4 minutes. Yes, tingin rito kung ano, kung ano yung mga nangyari sa taong 1904 dahil mayroong deklarasyon doon eh. Mayroong deklarasyon kahit yung mga professor nila sa Durante Gidson. Alam niya ito eh. Dahil nag-aral siya eh. Na talagang pumasok sila sa negosyo. At yung mga negosyo, marami mga kapatid. So, tama si Brother Laig, dapat aalis ka na kapag malaman mo na nagnegosyo na. Pangalawa na dahilan. Sabi ni Ellen G. White, na kailangan mo na aalis sa General Conference kapag magtuturo na conflict sa salita ng Diyos, kailangan mo nang aalis. Warning ito eh. Ang tanong, mayroon bang mga turo ngayon ang Jail Conference na pinapasok nila sa kanilang mga simbahan? Mayroon mga katuruan, pero hindi natin paksa ngayon ha. Ang akin lang mga kapatid, magbigay lang ng mga halimbawa upang yung as a negative side para mapanindigan ko as a negative side na talagang hindi na voice of God ang Jail Conference na pinatunayan ni Jerry Laig na still voice of God umano. Marami ng katuruan, kaya nga nag-warning si Ellen G. White eh. At sabi ni Brother Laig, aalis na ako, aalis na umano siya kapag mayroong katuruan. Ang Jail Conference, tama yan Brother Laig. Ang advice ko lang, taas-taasan mo pa yung pag-aaral mo upang malaman mo at madiskubrihan mo pa kung ano na ang nangyari sa Jail Conference ngayon. Ngayon ha, ngayon at hanggang sa, dahil hindi ito matatapos ang kanilang apostasya eh. Sabi ni Brother Laig, ang umalis umano ang nag-apostasy. Kung ang Seventh-day Adventist Church sa 1860 wala pang Jail Conference, ibig sabihin ba nga nag-apostasy sila dahil walang Jail Conference? Kung kami ngayon, Seventh-day Adventist Church kami ngayon, Three Angels, walang Jail Conference, ibig sabihin ba nag-apostasy kami? Hindi. Dahil nga sa taong 1860, wala pang Jail Conference. Ibig sabihin ba, kapag wala kang Jail Conference, inini ang apostasy na kaagad? Hindi po yan batayan.
ang batayan upang magiging apostasi ka o humiwalay sa katotohanan kapag hindi ka na sumusunod sa katotohanan o sa salita ng Diyos. Kaya nga, si Lindsay White nag-refer siya, nag-warning siya sa GC na kapag mayroong conflict sa salita ng Diyos, ang Zell Conference, magtuturo ng konflikto. One minute. Mag-conflicto, dapat hindi na siya voice of God. Sabi ni Lindsay White, hindi na voice of God. At si Brazil Laig, atin narinig na ano siya, aalis umano siya. Sana po, kanayang panindigan. Sabi naman niya, local conference, kahit nga kayo, local conference din kayo. Bakit? Ayon siyang aklat. Pero hindi lang sa litra na local conference. Ang sa amin, rehistrado talaga 70 Adventist Local Conference. Pero kahit nga kayo, local conference din kayo. Sabi sa aklat ninyo. Di ba? Ngayon, sa panahon na sabi ni Lindsay White na hindi na voice of God dahil nakikita niya na talagang pupunta na. Kaya nga sa panahon ni Lindsay White, kanyang pinakita na ang kanyang tapang doon sa General Conference na wala sang takot na nagsalita na hindi na voice of God. Hanggang sa... At ngayon, ano-anong nangyari ngayon? Si Lindsay White, patay na. Mas maraming ngayong kapatid, kapag ating suriin, maraming mga kamalian ang itinuturo ng Zell Conference. O hindi yan ating paksa. Pero ang akin lang, sabi ni Angie White, hindi niya sa voice of God o authority kapag magtuturo ang Zell Conference na konflikto. Salita ng Diyos, hindi niya siya authority o hindi niya siya voice of God. Yan ang kanyang warning. Pasidaan niya yan. Dahil alam niya na mamatay siya, dapat tayo mga mabuhay ngayon, mag-aral five, tayo. Four, okay, three, thank you, Director, and two, God be the glory. Ayan, tayo na po. Salamat, Brother Rick Warren. Warren Visceral. Ayan, Visceral pala. Thank you for the 10 minutes rebuttal. And let us now proceed to the cross-examination for 10 minutes by the affirmative side, Brother Jerry Laig. Brother Jerry, are you ready? Okay. Ready na po. How about you, Brother Quarin? Ready ka na ba? O drink water muna? Ano? Sige, water muna. Ko. Water muna. At least makarelax. Ikaw, Brother Jerry, baka gusto mo mag-water. Wala na po mag-water kay magpumukulba eh. Alright, dadako na tayo sa 10 minutes cross-examination. Brother Jerry, go. Okay, ang tanong, may mababasa ka ba na 1909 onwards na ang Jerk Conference ay no longer voice of God? Mayroon o wala? Sagot. Moderator, aking address, moderator, aking sagot ha. Dahil sabi ko kanina, mayroong nagpanday dito sa church. Okay. Hindi ko din marinig ng lubusan dahil yung signal. Pakiulit na lang, Abra Jerry Laig. Okay, so pakiulit, Brother Jerry. May mababasa ka ba? Bela, may tumawag. May mababasa ka ba? May nagtawag sa akin. 1909 onwards na ang General Conference ay no longer voice of God. Ang sagot, kung may mabasa ba, may mababasa talaga dahil mayroong letra. Sabi dito, sa testimony volume 9, pahina 260 to 261, mayroong binanggit si Lindsay White dito na dili na ako mo ila sa tib sa konferensya general ingon nga tingog sa Diyos. 1909 ito. Nasagot ang tanong, next question. Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko, Mr. Moderator, may mababasa ba siya sa 1909 nga onwards na ang General Conference ay no longer voice of God? Mayroon akong nabasa nga sa 1909 nga General Conference voice of God. Sa 1909, may mabasa ka ba nga hindi voice of God ang General Conference? Para nga makatabla ka. Ang tanong niya, Brother Warren,
kung may mabasa ka ba 1909 onwards na sinabi ni Mrs. White, the General Conference is no longer the voice of God? Ang mayroon, sagot, wala. Mayroon tayong mababasa. Kahit pwede, hindi sa 1909. Pero mayroon din sa 1909 na may mabasa tayo na si Ellen G. White nagsasabi ayon sa aking binasa sa kininiang testimony volume 9, pahina 260-261. Ako, sabi dito ni Joe, ako. Pwede mabasa bro ako, sa, ano, sa English para masundan ng viewers? Kasi si Ellen White ay English speaking naman. Narrator? Bakit mo mabasa sa English? Hindi sa Bisaya. Para maintindihan ng viewers natin. Yes, narrator. Dito sa testimony volume 9, pahina 260. Yes, pwede pakibasa sa English? Yes, moderator. Yes po, sige, go. Yes. Dito, sabi ni si White, kung ati itong, dahil ang akin itis, Bisaya eh. Nga sabi niya, dili na ako mo ila sa tingog sa konferensya general, ingon na tingog sa Diyos. So, para fair, itis ni si White mismo, mayroon din mabasa na hindi, na ilonggir po sa GC. Brother Warren, para fair naman sa mga viewers natin, at kasi si Mrs. White ay Amerikana naman siya, Amerikana, so para magiging fair sa bawat isa, basahin natin sa English, huwag sa Bisaya, kasi translated yan sa Bisaya eh. Pag translate ka sa Bisaya, ay pwedeng baguhin. Sa English natin basahin para fair, kasi it was written sa English, para fair sa ating mga viewers. Sa English po, go! Okay, ang sa akin laptop dito, ang dahil akin na itong nakapagpuwet na ito eh, at nilagay ko dito, Bisaya. Pero dito sa testimony volume 9, ang kanilang gawin lang ngayon, i-research nila ito, 19 testimony volume 9, pahina 260-261. Yan. Yan yun, yan ang nakalagay, tsaka 1909 yun. Yes, 1909 po ito. Ah, sige. Go. Next question. Nandiyan siya nabasa, Mr. Moderator, nga yung ang tanong ko, may mababasa ka ba sa 1909 onwards na ang General Conference ay no longer voice of God? May nabasa ba siya o wala? Mayroon? Hindi ko marinig ah. Ang sagot ito, Moderator, mayroong mabasa dahil mayroong letra. Aking ginamit yung testimony volume 9, pahina 260-261. Okay? 1909 ito. 1909. So dito, nakalagay dito sa aking PowerPoint, na Bisaya ito dahil aking ito Bisaya, na si Ellen G. White, sa taong ito, hindi na siya nag-recognize sa GC as voice of God. Kung meron mo siyang basahin na voice of God, pero hindi mabasa na hindi na voice of God ang GC. Nasagot ang tanong, next question. Next question, Brother Jerry. Next question. Tanong. Ano bang paniwalaan mo yung sa 1909 niya God gave the authority of General Conference as the voice of God? Ano bang paniwalaan mo yung hindi the voice of God o yung the voice of God 1909? Okay. Sagot po. Objection, Narrator, yung kaniyang tanong parang katagba. Sana ko doon napasok. Yung tanong niya, alin doon yung paniniwalaan mo? Yung the General Conference is the voice of God or the General Conference is no longer voice of God? Alin doon? Okay. Tanong niya. Yes. Ang pero sagot po. Yes. Ang sagot ko, Moderator, pinaniwalaan ko 'yon na ang General Conference is no longer the voice of God as a negative side. Ha? Ibig sabihin si Brother Jerry ay sumang-ayon na hindi na voice of God ang General Conference. Next question. Next question, bro. Sinong paniwalaan niya, Mr. Moderator? Yun daw, no longer voice of God. Hindi siya, hindi ka maniwala nga General Conference, God gave the General Conference the voice of God. Hindi ka maniwala dyan. Sagot, bro. Yes, Moderator. Ang sagot ko, Moderator, pinaniwalaan ko yon na ang General Conference is hindi na voice of God.
ibig sabihin sang ayon pala siya sa akin as negative side. So kanyang so ang kanyang tema ngayon ay hindi pala sangayon sa kanyang tanong dahil siya na mismo nagsabi ni. Next question, Brother Jerry. Sabi mo, maniwala siya. Sabi mo, maniwala ako. Sang-ayon ka na nga dalawa yung paniwala mo, kapatid. Dudong, Bisirel, yung the voice of God at saka no longer the voice of God. Tama ba o hindi? Sagot. Okay, ang sagot, tama yung nakasulat pero mali yung pag-unawa mo. Ang paniwalaan ko sa panahon ni sa panahon na sinasabi ni Ellen G. White na Angel Conference Voice of God, paniwalaan ko 'yon. Pero paniwalaan ko din na Angel Conference is no longer Voice of God. Kaya nga mayroon siyang warning eh. Patayan para hindi ka na maniwala sa Angel Conference. Mayroon siyang patayan doon. Una, kapag papasok sa negosyo, pangalawa kapag magtuturo na konflikto sa salita ng Diyos. So hindi na siya Voice of God. Nasagot ang tanong. Next question. Okay. Thank you. Maniwala ka. Next tanong. Kung no longer voice, kung no longer voice of God ang General Conference, bakit na natili si Ellen G. White ng Seventh-day Adventist Church under General Conference kung di na voice of God? Pakisagot. Gusto mo narrator, pakiulit mo narrator, parang hindi ko robot-robot yata. Alright, okay. Stop natin kasi wala naman sa rules ninyo na pag dalawang bisis ang time, tuloy-tuloy yung tanong. Ang dalawang bisis ang tanong, tuloy-tuloy ang oras. Ang tanong niya ay kung no longer voice of God daw ang General Conference, bakit daw nanatili si Mrs. White sa... Is the church bakit? Under General Conference kung hindi na voice of God? Bakit daw nanatili si Mrs. White? Sagot po. Go. Ano, Rector? Bakit? Bakit? Pakiulit na lang, Brother Jerry. Ano magkadungoy? Puglisod, hindi nakakadungog. Yeah. Ang tanong, pag ano lang ang tanong ko, kung no longer voice of God ang General Conference, bakit na natili si Ellen G. White sa Seventh-day Adventist Church under General Conference kung di na the voice of God? Okay, sagot, ang sagot ito, i-address ko sa moderator. Hindi natin paksa ngayon kung si Ellen G. White ba bakit hindi umalis. Ang paksa mo ngayon, patunayan mo, Brother Lai, na ang General Conference is still voice of God. Kung hindi mo na kaya yan na panindigan, iba tayo ng paksa na si Ellen G. White umalis pa o hindi umalis. So, naka-address sa akin, ang tanong niya, kung hindi na, di na voice of God, parang okay naman siya na tanong kasi ito ay nasa paksa naman niya. Kung hindi na voice of God, kasi total naman ikaw, kung hindi na voice of God, to be fair, ay bakit na natili si Mrs. White sa church kung hindi na voice of God? Yun lang naman ang tanong niya. So it is related to the topic, brother. Related to yes, topic. Yes, moderator. Kaya nga, yan ang aking kasagot, moderator, dahil mayroon kaming paksa ngayon eh. So kapag yes, hindi na siya niya, sa paksa niya, doon tayo kung si Ellen G. White ba, umalis ba o hindi ba umalis. Objection, hindi naman. Moderator. Ano objection, Brother Lai? Sabi niya kaganiya, Mr. Moderator, nga aalis ka ba, Jerry Laig? Wala na sa paksa natin, di ba? Bakit sinasabi niya nga aalis ka ba, Jerry Laig, pag ang General Conference, maalala mo ng General Conference nga mayroong depekto, aalis ka ba? Oh, bakit hindi na siya sumasagot sa tanong ko? Sasagutin mong tanong ko dong. Objection, Moderator. Ah? Objection. Counter objection. Sige, objection. Mm-hmm. Sabi ni Jerry Laing, hindi ako sumagot. Ano yun eh? Comment ko yun eh. Sumagot ako, moderator. Ang role ni Jerry Laing ngayon, magtanong sa akin, hindi siya magkomento sa sagot ko. Sumagot ako na hindi yan ang paksa namin ngayon na patutunayan ko na si Ellen G. White umalis pero hindi umalis, hindi yan ang paksa namin. Paksa namin ngayon na kanyang patunayan na ang GC is still voice
And it's still the voice of God. Yan ang kanyang passion. Oh, tama naman. Tama naman yun. Pero yung tanong niya na, kung hindi na voice of God, kasi tutol ka, ang tanong niya, bakit na natili si Mrs. White kung hindi na voice of God? So, this is related to the topic. Whether you answer it or not, it's up to you. Kung hindi mo sagutin, di mag-next question si Brother Jared. Next question na lang ko, okay? Di mo sa mo kasagot. Oh, next question na lang. Next question, narrator. Okay. No side comments. Question. Di, kung ayaw mo nga sagutin, wala. Kung ayaw mo siya sagutin, brother. Kung ayaw mo sagutin, mag-next question siya. Yung kanyang kasing tanong is irrelevant sa paksa namin na si Lindsay White ba, umalis ba, dahil sinabi niya na no, voice of, no longer voice of God. Hindi yan paksa namin ngayon na patunayan ko eh. Ang paksa niyang, eh, niyan, as, patunayan niya, yun. Ang aming... As moderator, yes. As moderator, brother, I stand na ito ay connected sa topic dahil ang topic ay voice of God o hindi voice of God. At ang nagsasalita niya si Mrs. White. Alam niyo naman yan eh. Di ba? So kung ang nagsalita ni Mrs. White, ang tanong naman niya, kung di na voice of God ang General Conference, bakit nga nanatili si Mrs. White? So kung sa palagay mo out of topic, pwede mo namang hindi sagutin para mag-next question siya. Di ba? Kaya ang so, aking yun yung sagot moderator, ito. Okay. Ang sagot ko nga ito eh. Nang sinabi ni Ellen G. White na is no longer voice of God, ang General Conference, ang tanong niya, bakit hindi si Ellen G. White umalis? Ayun, may natuloy signal mo. Ipapos muna natin. May 4 minutes pa at 45 seconds. Bakit ganyan ka dong? Ay, tayo na lang. Ito, bumalik. Ito na, dalang ha. Yes, dito. Ayan. So, kung hindi mo sagutin yun, kung sa palagay mo out of topic, o di mag-next question na lang si Brother Jerry. Yes, moderator, dahil meron kami nga paksa ngayon eh. Okay na, sige na. Okay, kung ayaw mo naman sagutin, it's okay. Hindi naman, ang nasa rules naman ay huwag ipilit kung ayaw sagutin, kung ayaw sagutin ang katanong. Next question, Brother Laig. Next question. Next question. Nagtanong ka nga pag malaman mo, Jerry, ang mali ng pagtuturo ng General Conference, aalis ka ba? Sabi mo yon, ang tanong mo. Yung salitang aalis ka ba, nandyan ba sa paksa o wala? Okay. Hindi ako ngayon ang affirmative side. Ikaw yung affirmative side. Ulitin ko, hindi ako ang affirmative side ngayon na ako ay gagawa ng paksa. Sinabi ko yon dahil si Ellen G. White mismo, at ikaw din mismo ang sumagot na kapag hindi na voice of God ang GC, sabi mo kanina, aalis ka kapag hindi na voice of God. Next one. Next question. Okay. Next tanong. Sa Selected Messages Volume 3, ang mga umalis sa Seventh Adventist Church o General Conference ay walang gabay ng Holy Spirit. Sangayon ka ba dito? Hindi. Okay, objection, moderator. What is your objection? Ang aking objection, moderator, kahit meron siyang binasa pero hindi ko yun narinig ng buo kung sangayon ba ko o hindi na saan humiwalay sa Seventh Adventist Church o sa General Conference. Dapat, moderator, specific yung kanyang tanong. Specific yung tanong, Brad. Sige. Selected Messages Volume 3. Balikon ko ha. Ang umalis sa Seventh-day Adventist Church General Conference, walay gabay ng Holy Spirit. Ang tanong, sangayon ka ba dito o hindi? Okay. Alis ka naman. Ito ang sagot. Kapag mabasa mo, dahil meron din ako dito eh, na kapag humiwalay ka sa Seventh-day Adventist Church General Conference, yan ha. Kapag may mabasa ka diyan, kapag humiwalay sa Seventh-day Adventist Church General Conference, hindi na sagabayan ng Holy Spirit. Maaring talo ako ngayon. Pero dapat basahin mo muna na
kapag kumulay sa Seventh-day Adventist Church General Conference, kapag hindi mo yung mabasa, ikaw yung talo, Brother Jerry Laig. Sige. Nagtanong lang ako, Mr. Moderator. Nagtanong niya. Under close examination siya. Under close examination siya. Pag magtanong bro, sagot lang. Sanayon ba siya o hindi? Kaya nga, Moderator, ang sagot ko, sanayon ako, kabasa niya, yung salita niya, Seventh-day Adventist Church General Conference, ha, ay hindi nagagabayan ng Holy Spirit. So ngayon ako kapag yun ang mabasa, kapag hindi yun ang mabasa, sa naturang kiniyang statement ni Ellen G. White, siya yung hindi ginabayan ng Holy Spirit. Puto-puto lang boses mo, Brother Warren. Next question na lang, Brother Jerry. Next question. Okay, next question. Brother Warren, paki-check ng internet mo, ha? Puto-puto lang boses mo. Okay. Po. Next question. Wala naman sa rules natin na may ano tayo ng talo o hindi. Kasi ang usapan ninyo ay friendly sharing. Sige. It's up to the audience, no? Huwag na kayong magsabi na talo o hindi, no? O panalo. It's up to the audience. Hindi naman ito competition, hindi ito sugal. It is a friendly sharing, no? Nasa inyo naman 'yan, no? Christian ano lang ito. Talk. Sige po. Next question. Ang tanong, ayon sa Testimonies for the Church, Volume 9, page 261, sino ang may authority? The Voice of God General Conference o Local Conference? Ito sagot. Ang sagot. Hindi yan paksa natin ngayon na Local Conference na authority ba o hindi ba authority. Ang paksa mo, huwag kang lalayo, patunayan mo na ang General Conference is still the Voice of God. Yan ang paksa mo. Walang paksa doon na local ang authority ba o hindi ba. Hindi yan paksa. Next na lang yung tanong tiba, Brother Jerry Laig. Yan ang sagot. Last question. Last question. Okay, last question. 1909, God has ordained that the representative of His church from all parts of earth with a symbol in general conference shall have authority is the voice of God. Testimony Volume 9, page 161. Sangayon ka ba dito o hindi? Last nga tanong. Okay, sagot. Ako sa nakasulat dyan. Sangayon. Pero sangayon din ako na ang GCS hindi na authority sa Seventh-day Adventist Church or hindi na voice of God. Ang GCS, sangayon din ako. Sagot ang tanong. Time na. Time na, Brother Jerry. Ikaw, tanong ka na, tanong, Brother Jerry. Time na. Makinig sa moderator, ha? Time na. That's the way. Alright, dadako tayo sa conclusion. Ayan, conclusion na tayo. At, mag-shake hands kayo dyan sa online mamaya. 7 minutes, conclusion. Brother Warren, 7 minutes. Okay, thank you, moderator. At sa lahat naman nagsubaybay sa live streaming ngayon, salamat sa pag-aniyaya, Brother Laig. At sa lahat, no, sa mga nagsubaybay ngayon. As the Adventist Church Local Conference na Three Angels, ang aming official na pahayag na ang General Conference is hindi na voice of God hanggang ngayon at hanggang sa kasulukuyan. Dahil, sabi ko nga, sa taong 1860, wala pang General Conference. Hindi ibig sabihin na hindi na yun voice of God. Lumitaw lang ang General Conference 1863. Pag ating gagamitin ang ating logika o logical na pag-unawa, ibig sabihin, hindi batayan ang General Conference sa Seventh-day Adventist Church. Ang batayan sa Seventh-day Adventist Church na ikaw ay nasa katotohanan, Isaiah 8:20, nadto sa kasuguan o sa balaod o sa commandments of God and the testimony of Jesus. Yan po ang batayan na ikaw ay totoong Seventh-day Adventist Church. Hindi dahil sa General Conference. Dahil nga hindi consistency, ha? Hindi tuloy-tuloy ang paniniwala ni Ellen G. White sa General Conference. May mga tao na sinabi niya na voice of God,
may mga taon din na hindi na voice of God. Kaya kapag babasa ka sa ayat ni Ellen G. White, nagagabayan ng Diyos ang katauhan ng, ha? Ayan ng Diyos ang kanyang katauhan. Nag-refer yun sa Seventh-day Adventist Church, sa iglesia, hindi sa General Conference. At ang last na conclusion dito, mga kapatid, ha? Na dito mayroong mga I think mga apat o lima ito na deklarasyon na hindi na siya magiging voice of God. At si Ellen G. White mismo ang nagsabi diyan, mga kapatid, hindi ako, ha? Ha? Si Ellen G. White mismo. Una, kapag ang General Conference magiging kingly power kaysa Diyos, hindi na sa GC. At hindi na sa voice of God. Pangalawa, si Ellen G. White mismo sabi, kapag papasok sa negosyo, ha? Negosyo, hindi na siya magiging voice of God. Pangatlo, dito, mga kapatid, ha? If magtuturo conflict with God's word and violates the rights of the individual conscience, hindi na siya magiging authority or voice of God ang General Conference. Kaya ang gagabayan ng Diyos, yung iglesia, hindi General Conference. Okay? Now ngayon, sabi niya, ang local conference ba, General Conference, sino yung authority? Hindi yan paksa. Naman sa sinabi niya apostasya, sino yung humiwalay sa iglesia? Hindi po ang Seventh-day Adventist Church na aking sinamahan ngayon. Ang humiwalay sa iglesia, hindi po kami. Kundi yung General Conference na pumasok sa 1904 as a new organization at nagiging Nawala yung internet. So pause natin, may 3 minutes pa. Bati muna tayo si Jerome Cabrera, Anthony Neri, Nathan Bukal, magandang hapon. At dyan po si Jennifer Lumindas, Champ Sanchez, si Kerma Carriaco, Jaime Nukalan, Alexander de la Cruz, Vince Villa. Nawala. May 3 minutes pa si Brother Warren. Brother Warren, nasaan ka? Magbalik ka at kami naghihintay. Brother Jerry, naghihintay. Yan. Jenny Valdez, MC Tibor. Regards daw kay Kuya Jerry Laig niya. Malupit talaga. Shout out. Alright. Hindi na nakabalik si Brother Warren. Andiyan din po si Brother Chris Bayungan. Oh, magandang hapon. Si Maria Banadero. Si Salvanan dito. Yan. So magandang hapon sa inyo. Hindi na nakabalik si Brother Warren. Brother Jerry, shout out ka muna. Kung sino yung babatiin mo dyan? Shout out ko sa tanang debaters sa Tremedia. Yun. Lahat ng mga kapatid natin sa Luzon. O, at saka si Timbangan sa Katarungan. Ayun. Yung lahat natin dyan, nagsubaybay, Mr. Moderator. Mm-hmm. Saka sa Cebu, sa Mindanao, at sa Luzon. Lahat kayo binabati ko. Ayun. Andiyan din po si Eric Bures, Arnel Gaudan, ayan, Rosalie Fortofa. Magandang hapon sa inyo. At hindi na nakabalik si Brother Warren. Maghintay tayo ng mga ilang minutes. Pag hindi na siya bumalik, ibig sabihin ay hindi na siya makakabalik. Alright, 7 minutes lang naman. Na-consume niya na yung 4 minutes. He has still 3 minutes. At after that, ay meron namang 7 minutes na conclusion si Brother Jerry. At itatanong ko nga sana, Brother Jerry, sa inyong dalawa, kung mag-entertain ba kayo ng tanong from the audience. Kailang, wala naman na siya. So, ayun, bumalik. Nandito. Dito? Wala. Ayun.
Babalik din. Ba't nawala ka? Ay, dipangita ka sa mga viewers. You still have 3 minutes and 25 seconds, brother. Continue to your conclusion. Go. Okay. Salamat, moderator. Kala ko, nandyan pa ako sa live ngayon. Kita ko na nawala na pala. Okay. So, dito mga kapatid, kayo na po ang humusga sa lahat naman ng subaybay ngayon. Si Jirilaig mismo umamin na siya na kapag mayroong makikita natin na ang conference nagturo na konflikto sa Word of God, sabi ni Jirilaig, aalis siya. Sinabi niya yun, tama. Ha? Sinabi niya yun eh. Sumagot sa tanong ko. Kapag ba malaman mo, sangayon ka ba, sabi ni Angel White, na hindi na voice of God ang conference kapag pumasok sa negosyo, sabi ni Angel White, tama yan. Ha? At ang sikal na tanong naman ko, yung aking follow-up na tanong, sangayon ka ba na kapag agile conference, magtuturo na konflikto sa Word of God, hindi na voice of God, sangayon din siya. Ibig sabihin, yung conclusion ko na aalis ka ba, sabi niya, aalis siya kapag mayroong kapag mapatunayan. Di ba? So, kahit wala ang agile conference, hindi yan basihan na magiging totoo ka ng 70 Adventist Church. 1860 pa ang agile conference. Ibig sabihin, yung 1860 hanggang 1862, voice of God yon, kahit wala ang agile conference. So, sa ating paksa ngayon, kayo na po ang humusga. No? Sabi sa ating moderator, hindi yung talo o panalo, kayo na po ang humusga dahil atin lang sinisiyasat yung katotohanan. Maraming mga sinabi na wala sa paksa si Brother Jirilaig, pumunta siya sa iglesia, pumunta siya sa local conference sa Pilipinas, at marami pa. No? So, hindi naman tayo istrikto. At sabi niya, natalo umano tayo dahil sabi niya, sumang-ayon daw ako. Ha? Pero hindi iyon, mga kapatid, pagsang-ayon sa kaniyang apaksa. Patunayan niya na nakalagay ba sa kanyang ginamit na mga writings in Jewett, walang nakalagay doon na ang Zia Conference is still a voice of God. Ang sabi ni Jewett, magiging voice of God siya kapag hindi magiging kapag hindi siya konflikto sa Word of God. Magiging voice of God siya, pero kapag magiging konflikto na, conflict na ba sa Biblia o sa aral ng Diyos, hindi na voice of God. At yun ay sinang-ayunan din ni Brother Jirilaig. Dahil alam niya na kapag hindi sangayon, ibig sabihin, supak siya ni Linja White nito. Hindi po ba? So, sa pagkataon nito, maraming salamat, moderator, sa inyong panggap sa inyong Facebook page. Brother Jirilaig, po, panindigan mo yun. Sana po, panindigan mo ang inyong sinabi na naaalis ka kapag konflikto na talaga. Kapag pumasok na sa negosyo, dapat mag-aral na. Ha? Dapat mag-aral tayo ngayon upang malaman natin kung nagnegosyo ba or kung mayroon bang mga aral na conflict sa Word of God. Dapat mag-aral. Ha? Dapat pag-aralan nyo, mag-siyasat kayo individually dahil individual po ang ating kaligtasan. Okay? So, hindi po ang paksa namin, hindi po local conference, kundi ang general conference, yun ang paksa. Hindi po church, kundi general conference. Okay? Pero maraming mga... Okay, so maraming salamat sa lahat at to God be the glory. Yan lang, moderator. Ayun, salamat, Brother Warren, sa 7 minutes conclusion. Tayo naman po ay dadako sa 7 minutes conclusion ni Brother Jerry Laig. Brother Jerry, go ahead. Okay, thank you very much. Salamat kayo sa lahat ng nagsubaybay sa ating debate, mga igsoon. Ang conclusion na to, nga maliwanag na kapatid, nga ang General Conference ay nanatiling voice of God ayon sa latest writing ni Ellen G. White 1909. Wala mababasa sa testimony, volume 9, nga ang local conference mao ang voice of God. Ang nababasa lang dyan, ang general conference, God gave the authority as a voice of God. Sabi ni Linda White sa manuscript 129, 1905,
huwag nang magtayo ng new organization dahil apostasy, kaya apostasy ang mga ginawa ng ating mga kapatid ng mga local conference. Selected messages volume 3, walang gabay ng Holy Spirit ang mga upsyot ang hiniwalay ng iglesia. Yon sa general conference, mga kapatid. Sabi niya, maligaya na siya, sabi niya, nagtanong siya sa akin nga, sang-ayon ka ba? Pag hindi na nagturo ng mali, hiniwalay, basta magturo ng mali. Pero hindi naman mali ang tinuro ng general conference, kasi ang general conference, ang Panginoon nagbigay ng authority as a voice of God. Pag mali ang tinuro ng general conference, hindi na magbigay ang Panginoon ng authority as a voice of God. Tanong ko niya nga, si Ellen G. White, aalis ba sa general conference? Sabi niya, wala yon sa paksa. Wala yon sa paksa, kapatid. Pero yung tanong niya sa akin, pag nakita mong hindi na nagturo ng truth ang general conference, aalis ka ba? Nandyan ba ang aalis sa paksa? Wala. Bakit? Tinanong niya. Mayroong sekreto yung kapatid ko. Pag tinanong ko nga bakit nag-steal si Ellen G. White sa church under of general conference, bakit nanatili siya kung ang general conference hindi na voice of God? Pero narinig naman niyo, kapatid, di ba? Yung 1909 nga general conference, ang Panginoon nagbigay ng authority as a voice of God, hindi siya tutol. Okay siya. Pero mayroong pasupot niya nga okay po siya nga no longer the voice of God. Pero yung no longer voice of God, kapatid, ha? Tingnan mo, no longer, kung sa grammar pa yon, hindi yon na ang voice of God, hindi still. Kasi yung mga general conference is as the voice of general conference as a few men. Mga tao lang. Hindi yung mga tao na hanggang 100 years. Mga mata yun. Kasi militant yun. Pero mayroon ng ibang mga member. Yun ang sinasabi ni Ellen G. White nga, God gave the authority of general conference as a voice of God. Muna nga, yun ang sinasabi, kapatid. Ito, tapos ang binaya niya kanina ay Bisaya. I-English ang sulti ni Mrs. White. Sabi niya nga Bisaya man dito. Hindi man English. Bakit wala ka bang English? Nagbisaya ba si Ellen G. White? Na kasi yung mga binabasa ko dito, mga English yon, kasi Amerikana yon si Ellen G. White, kapatid. Ha? Wala tayong magawa pag gawa-gawa na lang yung mga nakasulat diyan, kasi Bisaya yon. Yon sa original. Sa original, kapatid. 1 minute and 50 seconds. Ito ba? Yung binabasa ko nga The Voice of God. Claro na volume 9 testimony, page 261. God has ordained that the representative of his church from all parts of the earth when assembled in a general conference shall have authority as a voice of God. Maniwala na. Maniwala naman si Warren, di ba? Maniwala ka ba dito? Oo, maniwala ako. Pag maniwala ka, di wala na tayong debate. Kaya nandyan man general conference. Hanggang ngayon, may general conference, kapatid.
di steel. Kaya kung hindi steel, kapatid, walang general conference ngayon. Siguro sa ila, walang general conference kasi walang general conference sila, hindi na steel. Pero sa Seventh-day Adventist, kapatid, nandyan steel ang general conference hanggang ngayon. Hanggang ngayon, mayroong general conference. Hindi hiniwalay si Ellen G. White sa general conference hanggang namatay siya noong 1915. Oh, 1915, mayroon pa siyang ano, mayroon pa siyang pulong-pulong mga words nga general conference. 30 seconds. Okay. Yan kapatid, babalik na tayo sa the true general conference. Kasi yon ang the voice of God. Hanggang ngayon, may general conference. Thank you. Ayun, 9 seconds. Salamat, Brother Jerry, sa iyong 7 minutes conclusion. At dyan po nagtatapos ang atin pong friendly sharing na puno ng objection. At nakakatuwa naman, ay ba't nawala yan si Brother Warren? Brother Warren, bumalik ka para makapagpasalamat ka at kung mayroon kang gusto batiin. Ikaw muna, Brother Jerry. Pasalamat. Dahil lang. At sige, nandito na si Brother Warren. Pasok muna natin. Okay. Mahina talaga yung internet niya kasi nawawala siya. Okay, ikaw muna, Brother Jerry. Pasalamat ka at batiin mo na rin at ipromote mo yung YouTube mo dito, yung program mo. Go! Okay, kapatid, mga kapatira namin dyan, yung YouTube channel ko, Jerry Laig, mayroong mga discussion dyan at saka debate. May debate dyan ng Tagalog, ay Bisaya. Yung lahat ng mga Cebuano, Mindanawan, mag-subscribe kayo sa akin, Jerry Laig. Oh? Siguro, maliit na lang ang kulang, Pastor. Kunti na lang. 900 ako kunti na lang 900 930 na yon. Oh, kunti na lang. Maka mabigyan mo kami ng mag-subscribe kayo sa amin. Kang ano, yeah. Kang Bisirel, no? Mayroong YouTube channel yon. Oh, kasi ang debate namin yon, friendly debate yon, kapatid, no. Comparison lang yon pag nandyan ang husga sa inyo diya. Nga nagpaminaw. Okay, balikon ako, tanang taga Cebu, nga mag-subscribe mo sa akong YouTube channel, Jerry Laig, o sub dire sa Mindanao. Mag-subscribe kayo sa Jerry Laig nga YouTube channel. Yon sa Luzon, yung nag-subscribe ni Pastor Jumel, subscribe naman nyo sa akin. Kasi kami, kahit hindi kami marunong ano magtagalog, pero ano nang gipugos, Pastor, ano na? Pinilit namin magtagalog para sa inyo. Thank you. Pinagsikapan ninyo yan. Nagsumikap itong mga debater natin sa Bisaya na makapagsalita ng Tagalog. At least ma-reach out nila yung mga maabot nila yung mga Tagaluson, no? Yung mga Tagalog na mahilig sa mga discussion. Salamat, Brother Jerry. Brother Warren. Alright. Yun, Brother Warren. Pasalamat ka at bumati ka na rin. Okay, salamat. Go. Salamat, Moderator. Pastor Arsenal, no? At sa lahat ng bumuo ng Gospel Music Ministry, Brother Laig, maraming salamat. At sa lahat naman nagsubaybay ngayon, kayo na po ang mag-analyze, no? Magtimbang-timbang. And dyan, Juan 8:32, no? Kung ating niyang basahin, no? Kailangan tayo magkapatid magbasa, mag-aral, no? Upang sa ganon, malaman natin, no? At kayo na din ang sabi ko nga, mag-analyze, no? Sabi ni Jesus Christ, basahin ko muna itong John 8:32 dahil yan, and ye shall know the truth and the truth shall make you free. Maraming salamat po, to God be the glory. Ayun, salamat po. At ikaw na rin mag-closing prayer, Brother Warren.
Sir? Ikaw na rin mag-closing prayer. Meron po akong ministry po sa radyo, Linamon 70 Adventist, Linamon Adventist Church. Ano wala nga? Alright, Brother Jerry, ikaw na mag-closing prayer, Brother Jerry. Mahina ang net ni Brother Warren eh. Basin, mahina ang signal ko. Okay naman. Bisayain mo na lang. Okay lang. Tagalog lang yun ah. Bisayain mo. Pag mas Tagalog, mawalang signal namin dito. Bisayain mo na lang yung closing prayer. Okay lang yan. Okay, salamat Ginoo. Ikaw magpanalangin sa tanan na mo ng mga tigpaminaw sa lahat ng mga kapatiran namin sa Luzon. Ikaw mga Ginoo, mag-iusa ka na mong tanan. Maghatag na mugdog ang pangkrasya, kapasilo ang sabsa mo sala. Salamat sa imong pag-iusa, sa gugma, o gaamon na gisalig. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Ayan, salamat po. Sa pangalan po ng programang Gospel Music Ministry, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pong panonood sa ating pong naganap na friendly sharing between the Seventh-day Adventist Church and the General Conference and the Local Conference, Brother Warren. Salamat din po at nawa kayo ay nakinabang na inyo pong naburubalan sinatimbang-timbang kung sino ang may dala ng katotohanan. Pagpalain ng bawat isa na nanonood at ulitin natin, subscribe kayo doon sa YouTube channel ni Brother Jerry Laig. Search nyo lang at para po sa pag-support din sa kanyang ministeryo. Salamat po ng marami. Salamat Brother Jerry Laig at kay Brother Warren na hindi na nakabalik. Pagpalain tayo ng Panginoon and so God be the glory. Ayan, salamat po at kawai ka dyan, Brother Jerry.